to us is a good possibility to understand better ourselves. It is a discovery how important it is to know, to have the certitude that God is beside me. He doesn't abandon me. In every situation I feel and I found myself, I need to understand that my personal relation with God through the intercession of Our Lady is decisive, is of a great and profound importance. We know also, because Saint Paul taught us, sometimes we don't know which words to tell to God, because we are poor, and in our poverty we even don't know what is necessary to ask to our Lord. Well, He comes to help us with the words of the Spirit. So please, we need to discover again the value of silence. Be in silence sometimes, few moments in your day, but few moments or true silence, it means the true prayer, listening to the Word of God. The first church in Antipolo was built by the Society of Jesus under Fray Juan de Salazar in preparation for the arrival of the image of Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje in 1632. The church suffered severe damage several times, yet it became a popular pilgrimage site for devotees. On June 18, 1925, Pope Pius XI granted the Our Lady of Peace and Good Voyage, also known as the Virgin of Antipolo, a pontifical coronation. The rite of coronation was executed on November 28, 1926 by then Archbishop of Manila, Archbishop Michael James O'Doherty. The church was elevated to the status of cathedral on June 25, 1983 and declared a national shrine in January 1954. A papal decree from Pope Francis elevated the cathedral to an international shrine, and this took effect on March 25, 2023. The decree makes it the first international shrine in the Philippines. It is also the first Marian international shrine in Asia. On January 26, 2024, with over 80 bishops in attendance, Apostolic Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles John Brown, presided over the rite of solemn declaration of the Antipolo Cathedral as the international shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Let us now listen to the reflection of His Excellency Archbishop Charles John Brown on the first word, Father, forgive them, for they do not know what they do. The first word of Jesus from the cross, Father, forgive them, for they know not what they do. Dear brothers and sisters in Christ, we are pilgrims of hope in this year of prayer. Our Holy Father, Pope Francis, has designated this year, 2024, as a year of prayer in anticipation of the Jubilee year, which will begin at Christmas time of this year and pass into 2025. And there's no better way for us to enter into this year of prayer than by meditating on the seven words of Jesus from the cross. The first word, as you've heard me already pronounce, is, Father, forgive them, for they know not what they do. Think about the scene. Jesus has been judged by Pilate. He has been scourged. He has carried his cross through the streets of Jerusalem. He approaches the hill of Golgotha, and there he is crucified. His hands, which had healed so many people throughout Judea and Galilee, are nailed to the cross. His feet are fastened also with nails to the cross,
and the cross is raised. And Jesus, who was relatively silent during his trial, not completely silent, but relatively silent, now begins to speak from the cross, to speak to that small gathering of disciples at the foot of the cross, his blessed mother, Our Lady, Mary, Mary Magdalene, St. John the Apostle, that very small group that remained faithful to Jesus at the foot of the cross. And we, as we follow these seven last words of Jesus, are like that small group, listening to him, speaking now from the cross. Father, forgive them, for they know not what they do. His prayer is directed, first of all, to the Father. That's how this prayer begins, this first word, Father. What a beautiful word. Jesus is the image of the Father. He says, I and the Father are one. He is the one who reveals to us the love of the Father. Jesus now is in communion with the Father in this moment of agony from the cross. And he directs his heart, his mind, to his heavenly Father. And what does he say? Forgive them, for they know not what they do. Last night, we participated in the Mass of the Lord's Supper, the Last Supper, the moment in which he gave us the gift of the Eucharist, his body and his blood, under the form, the appearance of bread and wine. And at the Last Supper, Jesus washed the feet of the apostles. And as he was doing that, if you listened carefully last night, you heard Jesus say to the apostles at that moment as he washed their feet, what I am doing, you do not understand now. Later, you will understand. What I'm doing now, you don't understand, as he washed their feet, but later you will understand. Why is he saying that? Because obviously it was an act of humility, an act of reconciliation. It was an act, a gesture that seemed to be very evident, very expressive of what it intended to communicate. Then why does Jesus say, what I'm doing now, you don't understand? It seems it's very understandable what he was doing when he washed the feet of the disciples, of the apostles. But what did they not understand? What they did not understand was that one of the apostles had betrayed him. At the Last Supper, the other 11 did not know that. They only found out later, last night, when Jesus is arrested in the Garden of Gethsemane. Then they understood that Judas had betrayed him. And Jesus, knowing that, still washed the feet of Judas. Jesus reaches out to Judas in an act of reconciliation, an act of humility in front of Judas, his betrayer, washing his feet, embracing him, trying to retain him, keep him, with Jesus, even though Judas had in his heart already decided to betray the Lord. So we have this scene of Jesus going to an extreme of love in the Last Supper. And that same dynamic is repeated from the cross in this first word, Father, forgive them, for they know not what they do. Jesus is dying on the cross, and he is asking forgiveness for those who are putting him to death. He's asking forgiveness for his torturers, for his tormentors. And he even gives an excuse for them. They do not know what they're doing, Father. You know, when we love someone, we make excuses for them. We excuse their faults, right? When we don't love someone, we accuse them. We have that dichotomy between excusing and accusing. In Latin, between excusatio and accusatio. Excusing, accusing. Jesus on the cross is the one who excuses. He makes an excuse for the ones who are torturing him. The opposite is what the devil does. The devil is not an excuser, but the devil is an accuser. In the final book of the Bible, the book of the Apocalypse of Revelation, the evil one is revealed as the accuser. Revelation chapter 12, verse 10. Now have salvation and power come, the reign of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brothers is cast out, who night and day accused them before God. They defeated him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony.
love for life did not deter them from death. This is a scene at the end of time, the heavenly Jerusalem. The accuser is cast out. He is cast out by the blood of the Lamb. And that is what is happening on the cross at this moment in these words of Jesus. Father, forgive them, for they know not what they do. Jesus is excusing and he's casting out, casting away the accuser, the one who accuses, the one who finds fault, the one who points fingers at people. That is what the devil does. He is, in Latin, the accusator, fratrum nostrorum, the accuser of our brothers. Jesus, in love with humanity, excuses. The devil, in hatred, accuses. And for us, brothers and sisters, we know what side we need to be on as Christians. We need to follow the example of our Lord. We are called to forgive, to defeat the devil by the blood of the Lamb, the blood of the Lamb of God on the cross, flowing down from his wounds at this moment as we contemplate him, imitating his forgiveness and not imitating the accusing attitude of the devil. Forgiveness is never easy, and there are degrees of forgiveness, different types of forgiveness, but real forgiveness means that we stop basing our actions, our thoughts, our feelings on what someone else has done to us, the hurt that we've received. We don't act on it. We don't think about it. We don't base our thoughts about the other person based on how we have been treated badly. That's what real forgiveness is. It means to kind of, with regard to another person, act and believe and feel as if nothing had happened, as if nothing had happened, as if the offense is erased. That's what true forgiveness is. That's what excusing is. That's what complete forgiveness is. And as I said, it's never easy to forgive, to imitate Jesus on the cross, the blood of the Lamb, to defeat the accuser with the blood of the Lamb. To do that, we need to pray. We need to be men and women of prayer. If we pray, we'll have the grace to forgive those who have hurt us. And we need to intercede for those who have hurt us. We need to pray like Jesus did, for them, by name. When you find in your heart that someone has offended you or hurt you, pray for that person by name. Ask God to bless that person. That's the best way in which that beautiful forgiveness can begin to grow in our heart, and we can be imitators of our Lord and Savior, Jesus Christ, the one who excuses, not accuses. Christians do that. The first martyr, the proto-martyr, Saint Stephen, in the Acts of the Apostles, this amazing recounting of the martyrdom of Stephen, which involves Paul, then called Saul, who is there present at the martyrdom of Stephen. Stephen, who is being stoned to death in the Acts of the Apostles, he imitates the Lord in what we've just heard. Father, forgive them, for they know not what they do. What does he say? While they were stoning him, the Acts of the Apostles says, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. Lord, do not hold this sin against them. And then the author of the Acts of the Apostles tells us, when he said this, he fell asleep in death. And then the Acts of the Apostles says, Saul approved of their killing. Later on, Saul will become Paul. Saul will be converted. By the prayer of Stephen, by the forgiveness of Stephen, something was beginning to change in Saul's heart, and was leading him on the road to Damascus, in which Saul would become Paul. By the example, but not just the example of Stephen, by the prayer of Stephen, which is the prayer of Jesus from the cross, Father, forgive them, for they know not what they do. Forgiveness leads to conversion, to the conversion of sinners. And even in Christian tradition at the cross, we have that beautiful tradition of Saint Longinus, the Roman centurion who tradition tells us was the Roman soldier who thrust the lance into the side, into the heart of Jesus, from which comes blood and water. The tradition is that that Roman soldier was converted.
The full tradition is that he was beginning to go blind. He said he had eye problems. And as he pushed the lance into the heart of Jesus, some of the blood and water flowed out and hit the eyes of Longinus, and he was able to see physically. But that scene, really physical scene, is a manifestation of the interior scene. That Longinus, the Roman soldier, who heard Jesus say, "Father, forgive them," and the "them" is him, for they know not what they are doing, is converted by the cross of Jesus. And the Catholic tradition is Longinus himself goes on to be a martyr. So these words are so filled with meaning, with tradition, with significance for us as Catholics. The cross is our life, because the cross is the place in which Jesus adores the Father in the most perfect way and shows us what it means to be one who adores the Father in spirit and in truth by forgiving, by imitating the Lord. The cross is our life. Let us stand with Mary, our Blessed Mother, with Mary Magdalene, with Saint John the Apostle, the beloved disciple, at the foot of the cross, and contemplate these words of the Lord directed to our hearts. Ave crux, spes unica, hail the cross, our only hope. Father, we thank you for the example of forgiveness shown by Christ, and for the reminder that forgiveness is an act of humility and reconciliation that leads to the conversion of sinners. We pray for those who still carry hatred and accusations in their heart, that we may be directed to imitate the Lord in forgiveness, even as we bear our crosses, that like Christ, we may adore the Father in the most perfect way and find it in our hearts to forgive, especially those who know not what they do. The Basilica Minor. It was founded in 1565 by Fray Andres de Urdaneta and Fray Diego de Herrera, and believed to have been built on the very spot where the image of the Santo Niño de Cebu was found during the expedition of Miguel Lopez de Legazpi. It was this very image that was presented by Ferdinand Magellan to Reina Juana, the chief consort of Raja Humabon, on the occasion of their baptism into the Catholic faith, the first ever baptism in the Philippines, on April 14, 1521. The Santo Niño de Cebu is the only canonically crowned image of Jesus Christ in the Philippines. The annual dancing feast of Sinulog is held on the third Sunday of January every year in its honor. The Basilica has since always been the sanctuary of the Santo Niño under the custody of the Augustinians. When the church became a basilica in 1965, through a declaration by Pope Paul VI,
It was declared to be the symbol of the birth and growth of Christianity in the Philippines. Let us now listen to the reflection of Father Nelson Zerda, OSA, Rector of the Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, on the second word, "Today you will be with me in paradise." Today you will be with me in paradise. The second of the seven last words of Jesus has an important aspect implied in it. This important aspect is actually the preceding text. It contains the words of the criminal that says, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And in response, Jesus says, "Today you will be with me in paradise." Reflecting deeply on this would bring one to a kind of realization that the words of the criminal hanging on the cross beside Jesus is a cry for help. It is a cry for help that is actually comparable to the words of a pilot making a distress call in case of emergency. "Mayday, mayday." The pilot would be heard uttering those words to inform his passengers, especially the control tower, of the current situation. "Mayday," and this emergency procedure word used internationally as a distress signal in voice procedure radio communications. When a pilot makes a distress call, he is declaring an emergency situation and begins the initial communication with the word "Mayday," preferably repeated 3 times. Looking at the whole gospel story, one would be able to see that the words of Jesus, "Today you will be with me in paradise," complement with the words of the criminal. Here, the cry of the criminal hanging on the cross, as established early on as our premise, was a cry for help. And here, it is being met with mercy and forgiveness, also implied in Jesus' promise of paradise. In this profound story of the encounter of Jesus and the criminal on the cross, this beautiful and meaningful interaction between God and man, a very familiar image emerges and continued to linger. The image is the image of the confessional, the place of the sacrament of confession, the place where human and divine interact, a place where people like the criminal would honestly express their feeling of remorse and utter their cry for help. In such an encounter, the confessor plays a very important role. In our symbolism, in response to the distress call of the pilot, the control tower's primary responsibility is to direct and monitor the movement of aircraft within a designated area, such as safe access to a nearest airport. And by analogy, the response of Jesus to the criminal is similar to this. His words, "Today you will be with me in paradise," is a response to the cry of the criminal who is asking for help. It was a response to his distress call. On the one hand, the distress call shows the human situation. It provides the background, the context. The response of Jesus, on the other hand, is of paramount importance. It is the act of God. Thus, we now shift our attention from the person crying for help to the person making the response, from the penitent to the confessor, from the person kneeling in the confessional to the priest who administers the sacrament of confession. Perhaps we may, as a point of reflection, pose the following guide questions. As a priest, minister, and dispenser of God's mercy and compassion, when was the last time that I have administered a good confession? And as a result, the penitent also had a good confession. How am I, as a shepherd,
administering the other sacraments, in persona Christi, respond to the cry of the faithful. It is amazing, but in our vocation, we experience this process of transformation. In our calling, God transforms us into worthy workers of His vineyard. God does not call the qualified. He qualifies those who are called. One important requirement, though, is our honest-to-goodness confession of our own weakness, of our own woundedness. And in this process, awareness is necessary. In his book, The Wounded Healer, Henry Nouwen spells out and proposes the idea of being effective in a healing situation with another person. It is actually formed and transformed by the integration of an understanding, acceptance, and acknowledgement of one's own woundedness. That as I listen to the cry of every penitent, I am also mindful at the same time of my own cry for mercy. Such observation and suggestion prove to yield results, as one would be able to acquire necessary skills vital to the apostolate, vital to the ministry, especially in areas that involve formation, caregiving, and accompaniment. This is very important, as woundedness is more often the convergence, the meeting point, the place of connection with penitents, and even with patients, as there are those who worked both in churches and in medical institutions. With the support from their families, and more importantly, the ministers who in the process have learned to empathize with them. Empathy. Empathy is the exact term to use if we are to describe the response of Jesus to the cry of the criminal, as it was not only directed to the good criminal who was repentant. The promise of paradise is intended also to the other criminal, in spite of his adverse attitude, in spite of his attempt to tempt Jesus to do a miracle. And surely, it is directed to all of us, in spite of our being sinful. It is interesting to note that empathy is very much possible in any given situation. In the ministry of accompaniment, it proves to provide an unconditional positive regard to the person. The crucifixion is a case in point. As you can see, it is a very humiliating condition. It was deliberately done on purpose that Jesus be crucified between two known criminals. It was purposely done to humiliate Jesus in front of the crowd and to rank him with robbers. And Jesus' response is pure empathy. With this, walk an extra mile, offer the artistic teachings. Empathizing does not only restore the dignity of the person, it empowers them to make the right decision and to do the next step. We hear the story of Zacchaeus, and how Jesus empathized with him, regarding him as also a son of Abraham, prompting Zacchaeus to make the decision and to give more. Responsible parents with her authoritative parenting style empower their children by first giving them a secure, safe, and nurturing environment, offering them unconditional love, caring touch, tenderness, and concern for their physical, emotional, and spiritual well-being. With a strong, loving foundation in place, they can now make responsible choices and decisions, which in turn provide new opportunities, new avenues for growth. Let me end this reflection with a story. While many
stories of Eastern origin have been told about this penitent criminal. One legend would portray him as a kind of Judean Robin Hood, who robbed the wealthy in order to give to the poor. The loveliest story tells how the Holy Family were attacked by robbers when they fled with the child Jesus from Bethlehem to Egypt. Jesus was saved by the son of the captain of a particular group of robbers. According to the story, the baby Jesus was so lovely that the young robber could not bear to lay hands on him, but instead set him free, saying, "O most blessed child, if ever there come a time for having mercy on me, then remember me and forget not this hour." The young robber who had saved Jesus as a baby met him again on Calvary, and this time Jesus saved him. Brothers and sisters, we have a saying in Filipino, habang may buhay, may pag-asa. Yes, it's true that while there is life, there is hope. It is so because God is good all the time, and He created everything to be good. While Shakespeare's All Is Well That Ends Well presents probably a good story and surely a good ending, Jesus' story is real classic, an all-time bestseller. Jesus, the Son of God, is Himself the beginning and the end. And that is why He is good all the time. Taste and see the goodness of the Lord. The psalmist says, "For He has worked wonders." Thus, however bleak life's condition is, however distressful the situation is, the pilot is hoping for a favorable response and a safe landing with the help and assistance from the control tower. Likewise, however sinful we are, God is all the time ready to embrace and welcome us back. The penitent is hopeful for God's redeeming love and mercy. And Jesus' response is emphatic. "Today, you will be with me in paradise." O Lord our God, great is Thy faithfulness, that even when we are being accused or otherwise persecuted or suffering, You hear our cry for help and respond not with spite or hate, but with mercy and forgiveness. Thank You for welcoming us, even in our woundedness. Thank You for Your compassion that enables our conversion and transformation into becoming worthy workers of Your vineyard. May we never cease to confidently seek Your help and find hope in You, that no matter how sinful we are, we may find our way back to You and be with You in paradise. Ako ay pa.
The Basilica and National Shrine of Our Lady of Peñafrancha is one of the largest Marian pilgrimage sites in Asia. Located on the outskirts of Naga City, the pilgrim city in the Bicol region of the Philippines, under the Archdiocese of Cáceres. The image of Our Lady of Peñafrancha, enshrined in the sanctuary, was canonically crowned on September 20, 1924. Over 60 years later, on May 22, 1985, the title and dignity of Basilica was bestowed upon the Church of Nuestra Señora de Peñafrancha. Today, the solemnity is celebrated on the Sunday after the octave of the Nativity of Mary, that is, the Sunday after September 15, while the Traslacion is held on the afternoon of the Friday, 10 days before. The fluvial procession happens on Saturday, the eve of the solemnity, marking the return of the Virgin from the Naga Metropolitan Cathedral to her home shrine at the Basilica. This 2024, millions of devotees are expected as we celebrate the 100th anniversary of the canonical coronation of Our Lady of Peñafrancha. Let us now listen to the reflection of Archbishop Rolando Tria Terona of the Archdiocese of Cáceres on the third word, Woman, behold your son, behold your mother. Woman, behold your son. Son, behold your mother. It is amazing, in that singular moment wherein Jesus offers himself and experiencing excruciating pain, Jesus can still give three gifts. The first gift is the gift of forgiveness that he has given to those who persecute him, to those who do him harm, and to those who reject him. People are responsible for his being crucified. He did not utter words of condemnation, much less of revenge, but he gave them the gift of forgiveness. He prayed for them, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. The second gift that Jesus gave while hanging on the cross is a gift to the good thief. Slowly dying like himself, Jesus would console him by assuring him, today you will be with me in paradise. Jesus came to forgive our sins, to make us feel the compassion and mercy of God for one purpose, so that he may be able to bring all of us, those who have responded to the call of conversion, to paradise. Today, you will be with me in paradise. And the third gift that Jesus would give is something deeply personal to him. Someone whom he cherishes so much and who has been with him all throughout his lifetime, even at this very moment of his slow death. And that is his mother. Woman, behold your son. Son, behold your mother. We see here an exchange of giftedness. Mary given to John, and John given to the Blessed Mother. In a very symbolic manner, Mary, the mother of Jesus, becomes the mother of the church, and John, representing the church, welcomes his mother, the Blessed Virgin Mary. And this is the gift given to us, the living, we who continue to journey on this earth in this valley of tears. We are assured that we have a woman, a mother, journeying, praying, accompanying us. Some of us may find it unusual why Jesus would call his mother woman. It may seem disrespectful, but actually, in the original Greek word, there is nothing disrespectful, much less demeaning, for the term woman.
It is actually a word of endearment. In some translations of the scriptures, it is translated, "Dear woman, dear woman." It shows the affection. Maganda. Bila ng kainitan ng panahon, bakit siya nagiging paraiso? Dahil alam natin, nakapiling natin si Jesus. Ang paraiso ay pagpapaalala sa atin na makakamit natin ang estado na ito kung tunay natin kapiling si Jesus. Ang paraiso ay hindi matatawag na paraiso kung wala si Jesus. Mga kapatid, isang araw, habang ako ay nakikipag-usap sa isang kabataan, sabi sa akin ng isang kabataan, "Father, pwede po bang makahingi ng tulong?" Sabi ko, "Anong tulong?" "Makausap lang po kayo." Sabi ko, "Ano po ba? Ano ba ang meron?" Sabi niya sa akin, "Alam mo, Father, mahirap po ang buhay namin. Ang tatay ko po, nagpapadyak. Ang nanay ko po, nagtitinda sa palengke ng sampagita." Sabi ko sa kanya, "Ano ang maitutulong ko?" Sabi niya, "Wala, Father. Gusto ko lang ibahagi sa iyo. Opo, mahirap ang buhay namin. Opo, may mga pagkakataon na wala kaming makain sa hapagkainan. Wala kaming pambili ng kahit ano. Minsan hindi pa nagkakasya yung kinikita ng magulang ko. Pero sabi niya sa akin, Father, kapag nasa tahanan ako, sobrang ligaya ko." Sabi ko, "Bakit?" "Dahil hindi po natatapos ang araw na hindi kami nananalangin sa Panginoon. Hindi natatapos ang araw na sa kahit sa hirap ng buhay, puno ng pagpapasalamat sa Panginoon." At nung napakinggan ko ang kwento ng batang ito, sabi ko, tunay ngang may paraiso. Ang paraiso, mga kapatid, ay pagkita kay Jesus sa kabila ng kahirapan. Pagkakaroon ng puso ni Jesus na puno ng pagmamahal. At ang paraiso na ipinangako ni Jesus ay paraisong sasamahan niya tayo kahit sa anong sitwasyon ng buhay. Maligaya man o mahirap, tandaan natin, may paraisong naghihintay. Amen. Isasama kita sa paraiso. Masarap po sigurong pakinggan kapag may magsabi po sa atin na isasama nila tayo sa paraiso. Ngunit ano po ba ang paraiso? Marami pong papasok na konsepto po sa isipan po natin. Pwede po nating sabihing lugar kung saan malamig po ang simoy ng hangin. Pwede pong lugar kung saan maraming mga nag-aawit ang ibon. O kaya po lugar na sagana po sa pagkain. Siyempre po, ang konsepto ng paraiso ay naidugtong na natin sa mga material na bagay na ibinibigay po sa atin ng mundo. Hindi po natin ito maiwasan sapagkat alam po natin
ng bawat isa sa atin may nahanap na ginhawa, may nahanap na kapahingahan, may nahanap po na kagalingan po sa sakit. Ganito po ang aking hinanap, maraming taon na po ang nakalipas. Alam niyo po, nagmula po ako sa very interesting family. Ang aking pong father ay 52 years old, samantalang ang aking mother ay 19 years old nung kinasal po sila. Malaki po yung agwat, di ba? Mas matanda pa po yung father ko kaysa sa may lolo ko. Yung father ko po, marami po siyang sakit. Marami po siyang sakit. Siya po ay city boy. Samantalang yung mother ko naman po, siya po ay galing po sa province, Amazon nga daw eh, kasi nang Google Pi daw siya ng mga kaaway niya dati. So, baliktad po yung personality nilang dalawa. Despite of his physical weakness, my father was very prayerful. Madasalin po yung tatay ko, sobrang madasalin. Siya po yung nagturo sa amin kung paano po magbasa ng Biblia, magdasal po ng rosaryo, tsaka po magsimba linggo-linggo. Dahil siguro sa impluwensya ng pagkakaroon ng sakit sa puso ng aking tatay at tibay ng loob ng aking nanay, kami pong tatlong magkakapatid, lahat po kami naging nurses. Tatlo po kaming nurses sa pamilya. Magastos po yung nursing. Kaya gapang po naming pinagsumikapang matapos ito dahil maaga pong namatay ang aking tatay. Grade 5 pa lang po ako nung namatay po yung father ko. Mahirap ang buhay nang iwan kami ng tatay ko. Maaga pong nabiyuda ang nanay kong may bahay lang. So ang ginawa po namin, nagtinda po kami. Kada umaga po, bumibili po kami ng gulay at prutas sa palengke, tapos tinitinda po namin sa tapat ng bahay namin. Tapos sa hapon naman, nagtitinda po kami ng fish balls, kwek-kwek, tsaka po ng barbecue. Niminsan po, hindi po sumagi sa isipan kung nasa paraiso po kami. Hindi po dito natapos ang konsepto ko po ng kahirapan. Alam niyo po, kapag naging nurse ka, tapos inilagay ka po sa emergency room, magbabago po yung pananaw niyo po sa buhay. Bakit po? Kasi bawat linggo po, lagi po kayong may makikitang namamatay po na pasyente mula po sa iba't ibang sanhi. Pwede pong dahil sa krimen, pwede pong dahil sa aksidente, pwede pong dahil sa may sakit. Ang dalawang matang ito ay namanhid na po sa kamatayan. Ngunit sa kalungkutan at hirap ng mga tao sa loob po ng ospital, hindi. Naging very sensitive po ako. Habang nagtatrabaho sa ospital, niminsan po, hindi po pumasok po sa isipan kung nasa paraiso po ako. I took up Master of Arts in Nursing at naging clinical instructor po ako para po ma-inspire yung ibang mga nursing students. At the age of 23, batang-bata po, naging passionate ako sa pagtuturo sa nursing students. Naging director po ako sa isang departamento sa college namin at nakatanggap po ng parangal na one of the 10 outstanding young employees of Metro Manila noong 2011. Ngunit pagkatapos po nito, isang araw po, may nakapa po kong bukol sa aking leeg. Bukol po. Cancer. Cancer po. Kailangan akong operahan at tanggalin po ang bukol sa aking leeg. Tama po kayo yung sinasabi nila na kapag nasa itaas ka, susunod doon, bababa ka naman. Hindi po ako makapaniwala noon. Natakot po ako. Siyempre, mas lalong nasabi kong wala ako sa paraiso. May sakit na nga ako eh. Sa sitwasyong iyon, I surrendered. Sumuko po ako.
Wala po akong malapitan, kundi ang mahal na Jesus Nazareno. Tumawag na po ako sa kanya noon. Dumulog ako na iparamdam naman niya ang kapahingahan, iparamdam naman niya ang ginhawa, iparamdam naman niya ang kagalingan, iparamdam niya kahit saglit po ang paraiso. Pero alam niyo po, walang kababalaghang nangyari. Hindi po umimpis yung bukol ko sa leeg, hindi po nawala. Akala ko bigla pong mawawala, eh hindi po. Natuloy po ang operasyon ko. Since yung kuya ko rin po ay nurse, at kasakasama ko po siya nung ako ay magpa-opera, sabi ko po sa kanya, nag-request po ako sa kanya, sabi ko, "Kuya, gusto ko magsuot ng crucifix, ng cross, pagpasok ko sa loob ng operating room." Sabi ng kuya ko, "Ano ka ba naman? Bawal yun. Alam mo naman na bawal na may suot-suot ka sa loob. Nurse ka, alam mo yan." Pero alam niyo po, nagpumilit po ako. Nagpumilit po ako. Sabi ko, sige na, kailangan kong dala-dala tong crucifix ko. Kaya po, nauwi po, yung cross po, inilagay po sa loob ng aking diaper. So, hindi po alam na mga doktor na meron po akong cross sa loob ng aking diaper. Alam niyo po ba, hindi ko alam kung maniniwala po kayo, pero ang operasyon na iyon ang isa sa masakit, pero pinakamagandang nangyari sa akin. Habang nasa operating room, suot ang diaper na may cross sa loob, napagtanto ko pong wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Huwad tayong haharap sa Kanya. At Siya lang ang tanging malalapitan natin. Ang pera po, posisyon, mga awards, baliwala pong lahat yan. Bandang huli po, magiging sa pagitan na lamang ng sarili natin at Diyos. Halata naman po na pinagbigyan po ako ng mahal na Jesus Nazareno. Nakatayo po ako sa inyo dito. Suot-suot po ang clerical. Ito po yung suot po ng mga nagpapari. Seminarista po ako. Ipagdasal niyo po na sana maging mabuting pari po ako sa hinaharap. May sugat po ako sa leeg. Kung lalapitan niyo po ako, makikita niyo po yung opera ko po sa may leeg. Ngayon po, may dala po akong mensahe sa inyong lahat. Base sa aking mga karanasan. Katulad po ng sinabi ni Father kanina, ang paraiso po, hindi po yan lugar ni material na bagay. Ang paraiso pala ay nadarama sa pagmamahalan at pagtutulungan ng pamilya. Tulad noong buhay namin matapos pumanaw ang aking tatay nung ako'y bata pa lang. Paraiso pala yun. Paraiso palang matatawag ang pagtitinda para kumita ng pera, dala po ng pagmamahal. Ang paraiso pala ay pagkakaroon ng marangal na trabaho tulad ng naranasan ko bilang nurse. Paraiso pala ang masaksihan at maunawaan ang pagdadamayan at pag-aaruga ng aking kapwa sa bawat isa dahil sa pagmamahal. Higit sa lahat, ang paraiso pala ay madarama kung lalapit po tayo sa Diyos. Tulad noong ako'y nakaranas ng malubhang sakit at binigyan ng mahal na Jesus Nazareno ng bagong buhay at tamang pananaw dito, dala po ng pagmamahalan. Sabi nga po, di ba? Kung saan may pagmamahal, nandun ang Diyos. Nandun po ang paraiso. Mga kapatid, kung sino man po ang may pinagdaraanan ngayon, sakit man po, paghihirap, mga problema, at sa tingin natin malayo ang sitwasyon natin sa paraisong ibinibigay po ng mundo, baka po higit sa ginhawa at kagalingan ang nais na ng Diyos na maranasan natin. Baka nais niyang madama natin na napapaligiran tayo ng pagmamahalan.
Dahil ito, mga kapatid, ang tunay na paraisong binabanggit sa atin ni Jesus, ang pagmamahalan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. O mapagmahal na Panginoon, habang ikaw ay nakapakos sa krus, buong awa mong pinatawad ang nagtitikang salarin, ipinagkaloob mo sa kanyang iyong biyaya at pag-aaruga, at ibinigay mo rin sa kanyang kahulugan ng iyong pagpapatawad nang makasama ka sa kalangitan. Ito nawa ay magbigay sa amin ng pag-asa at magsilbing pag-unawa sa amin na ang kapatawaran ay laging makakamit ng sinumang magsisi sa kanyang kasalanan. Kami ay may mga makasalanan na nararapat na parusahan, ngunit dahil sa iyong pag-ibig at awa sa amin, kami ay pinatatawad. Tulungan mo kaming kilalanin ang aming mga kasalanan, ang nagsisising salarin na naniniwala pa rin sa iyo, kahit na ikaw ay nakapakos sa krus, ay magsilbi nawang huwaran sa amin. Magkaroon sana kami ng sapat na pananalig at pag-asa upang makabalik sa iyo. Kami ay maging karapat dapat nawa na makarinig ng iyong pangusap. Sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sana ba yun? Tumakin, family. Tumakin. Kalawang Mikael. Mga kapatid, ang Panginoon ay napakos sa krus dahil sa isang layunin upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Tulad ng nagsising magnanakaw, hingin natin ngayon ang kanyang awa at kapatawaran. O Panginoon na nagkaloob ng awa sa nagsisising makasalanan, kaawaan mo kami. Dahil sa aming kakulangan sa pagsisisi na lalong naglalayo sa amin sa iyo, isinasamo namin. O Panginoon na nagkaloob ng awa sa nagsisising makasalanan, kaawaan mo kami. Dahil sa amin labis na nagtitiwala sa sarili, na nagiging sagabal sa amin upang ilagak ng buong buo ang aming pag-asa at pagtitiwala sa iyo, isinasamo namin. O Panginoon na nagkaloob ng awa sa nagsisising makasalanan, kaawaan mo kami. Dahil sa ipinakita naming masamang halimbawa na ikinalululong ng iba sa masama, isinasamo namin. O Panginoon na nagkaloob ng awa sa nagsisising makasalanan, kaawaan mo kami. O Panginoong Hesus na nagdulot ng pag-asa sa nagsisising makasalanan, nawa kami ay magkaroon ng kababaan ng loob at matatag na pag-asa tulad ng nagsising makasalanan upang makamit namin ang kaluwalhatian ng iyong ipinangako, ikaw nga nabubuhay at naghahari kasama ng Diyos Ama at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Magsiupo ang lahat.
Jesus. Ikatlong wika, pagbasa mula sa aklat ni Juan. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong si Mariyang asawa ni Cleophas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at sa tabi nito ang minamahal niyang alagad, sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, hayaan ang iyong anak." At sinabi niya sa kanyang alagad, "Hayaan ang iyong ina." Buhat sa oras na iyon, tinanggap na siya ng alagad sa kanyang tahanan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga oras na ito po, si Jesus ay nakabayubay na sa krus. At habang nakapako, patuloy siyang kinukutya at iniinsulto ng mga taong naging dahilan upang siya ay dakpin, pahirapan, hagupitin, putungan ng koronang tinig, papasanin ng krus at patayin. Sa buhay, bagamat may mga taong hinahangad at ipinagdarasal ang ating pagkatalo at pagkabigo sa buhay,
marahil dala ng inggit, sama ng loob, o hinanakit sa atin, sadyang masakit tanggapin ang mga realidad na ito ng buhay. Bagamat hindi lahat ng tao ay hahangarin ng ating ikabubuting, inaanyayahan tayo ni Jesus na tunghayan ang mga taong handang tuwangan tayo sa buhay, ang mga taong nagpapaalala sa atin na hindi naman lahat ng tao sa mundo ay salbahe at masama. Marami pa rin ang mga taong nagpapaalala sa atin ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Sa paanan ng krus, nakatindig ang kanyang inang si Maria at ang mga kasama nitong kababaihan at ang alagad niyang si Juan. Sa kanilang paninindigan at tahimik na pakikilakbay, humuhugot ng lakas si Jesus na magpatuloy. Habang siya ay naghihirap sa krus, nakita natin na walang ibang inisip ang Diyos kung hindi ang ating kapakanan. Ginang, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Ipinagkatiwala ni Jesus si Juan at ang simbahan sa makainang pangangalaga ni Maria. Sa mga katagang ito, pakiwari ko habili ni Jesus kay Maria. Ma, ikaw na ang bahala sa mga kapatid at kaibigan ko. Huwag mo silang pababayaan. Ikaw na ang magsabi na mahal ko sila at pinapatawad ko sila. Gayun din naman ang pakiwari ko sa pakiusap niya kay Juan. Sa ginawa ni Jesus, nakita natin na ang tunay na nagmamahal laging inuuna ang kabutihan at kapakanan ng minamahal. Sa ginawa ni Jesus, nakita natin na posible ang pagpapatawad sa mga taong nakagawa sa atin ng masama. Sa ginawa ni Jesus, nakita natin na ang pagmamahal handang magtiis at magsakripisyo. At sa ginawa ni Jesus, nakita natin na ang pagmamahal ay nakapagliligtas. Sa mga katagang binitiwan ni Jesus, nakita natin na wala siyang pagsisisi at paghihinayang. Mahusay na tinapos ni Jesus ang tungkuling iniatang sa kanya ng Ama. Batid ni Jesus na may patutunguhan ang kanyang pagpapakasakit, lubos ang kanyang pagtalima sa kalooban ng Ama. Sa huling ikatlong wika ni Jesus, tinuturuan tayo ni Jesus at ng kanyang mahal na inang si Maria na magtiwala at magpaubaya. Sa pagtitiwala sa atin ni Jesus kay Maria, ipinagkakatiwala rin niya tayo sa Diyos. Amen. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po si Sister Cyril Ballesteros, isang deboto ng Mahal na Poong Nazareno na nakatira sa Barangay Tejeros sa lungsod ng Makati. Ikatatlong wika, ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Sa aking sariling pananaw, ang mga katagang ito ay sumisimbolo sa mas malalim na relasyong espiritual at dakilang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo na kahit na siya ay nakabayubay sa krus at tigib ng pagdurusa, ay hindi niya tayo hinayaang maiwan mag-isa. Bagkus, iniwan niya sa atin ang ating ina na patuloy na huhubog, magmamahal sa atin upang magkaroon tayo ng katagumpayan sa ating mga landasin sa mundong ito. Ang aking ina, ang aking simbahan. Hayaan po ninyo akong ipahayag kung paano ako sinubok, inahon,
at pinagpala ng Panginoong Poong Jesus Nazareno. Taong 2016, ako ay pinalad na makapasok sa corporate world. Na career na nasa panaginip ko, hindi ko inakala maganap sa buhay ko. Isang kaibigan kong umalok sa akin na mag-iisang ahente sa isang kumpanya ng Real Estate and Brokerage Corporation. Na noong una, I was hesitant to accept the offer because of my age. I was already 45 years old then. 53 na po ako ngayon. At wala naman akong alam sa pag-aahente bukod sa ang alam ko lang, mag-alaga ng apat na anak ko at magsimba araw-araw sa aming parokya bilang choir at magdobena. Yun lamang po. At bukod doon, nakasabay ko sa mga sa opisina, mga fresh graduate na mga kabataan, mga agresibo. Isa lang yata ang dala ko ng oras na yon, lakas ng loob. Pero tunay nga na mabuti ang Diyos. Ako ay natanggap at naitalaga sa leasing department. At sa maikling panahon ko bilang broker, kahit ako at ang aking team ay nagugulat dahil walang ibinibigay na kliyente sa amin ang aking kumpanya na hindi namin napapagtagumpayan. Kahit gaano kahirap i-handle ang kliyente, nauuwi sa successful transaction, which could only be means commission upon commission. At dahil sa pagpapalang yon, nakabayad kami sa mga utang, nakabili kami ng mga lupa, sasakyan, investment sa latera, ang mga anak ko na ipasok ko sa private school, nakapag-internship ang aking anak na panganay sa Amerika nang wala kaming utang. Nakakain anumang gustong kainin, nabibili ang gusto, napupunta kung saan namin gusto. At dahil sa masyado lang akong hook sa word na closed deal, nakakalimutan ko nang gawin ang mga bagay na gustong-gusto kong ginagawa dati, ang pagsisimba at paglonobena sa aming parokya. Nagsisimba man ako, pero pag nag-ring ang cellphone ko, umaalis ako sa gitna ng homily para i-accept ang call. Kumbaga, masyado ko na-overwhelm sa lahat-lahat na parang ayaw ko nang matapos. Hanggang sa dumating ang pandemic. Lahat ng malalaking kumpanya na hawak ko ay bumalik sa kani-kanilang mga bansa. At kasunod no, naubos na unti-unti ang aming savings, na ibenta ang sasakyan, na wala mga investment, at marami pang kakulangan. Doon ako nakaramdam ng pangamba at takot dahil babalik na naman ba kami sa dati at dalawang anak ko hindi pa tapos ng kolehiyo. Nagkaroon ako ng depression, anxiety, mainitin ang ulo. Lalo nang lumala na may mga kliyente akong nangi-scam. Halimbawa, kukunin ang lahat ng detalye sa akin at gagawa ng paraan para makapag-diretso sa owner at mawawala na ako sa picture. At hindi po ganun kadaling tanggapin yon as broker. Kasamay pa niyan, yung mga kapwa ko broker na lantarang nanunulot ng kliyente dahil na rin sa kahirapan ng buhay. Isa lang ang realization ko noong panahon na yon. Akala ko magaling ako. Akala ko lang pala yon. Lahat ng mga success transaction ko ay dahil biyaya at grasya pala ng Panginoon. Isang gabi, sinabihan ako ng aking pangatlong anak na nag-aaral ng nursing. Ang sabi niya, Ma, ako na lang ang hindi nakakabayad sa tuition. Bawal na raw promissory note kasi finals na. Sinagot ko na lang siya ng God will provide. At naghawak kami ng aking asawa upang manalangin. Sinubukan kong hiraman ang mga taong tinulungan ko dati. Subalit totoo ang kasabihan na pag ikaw ang meron, nandyan sila lahat sa iyo. At pag nawala ka, hangin ka na lang sa kanila. At dahil sa depression at disappointment na lagi kong nararamdaman, muli akong bumalik sa gawain ko ng pagsisimba araw-araw sa aming parokya at dito sa Quiapo Church tuwing Biyernes. At tandang-tanda ko nung ikasyam na nobena ko na, pumipila pa lamang ako sa labas, papasok sa banal na misa, hindi ko na makayanan ang bigat ng nararamdaman ko dahil sa patong-patong na problema. Ako'y nanalangin sa Panginoon. Panginoong Jesus, bakit po ganon?
Patas naman po akong magtrabaho. Nung pinagpala mo ako, hindi po ako naging madamot. Maayos ko namang na-handle lahat. Pero bakit ang hirap-hirap na? Bakit hinahayaan mo akong maloko? Bakit wala akong malapitan? Bakit parang nag-iisa na lang ako? At sumagot ang Panginoon, apart from me, you can do nothing. At nung araw na yun, umiyak ako ng umiyak sa gitna ng misa at nagpapasalamat ako sa nakatabi ko na pinapaypayan ako dahil halos mahimatay ako sa nilalabas ko ang lahat-lahat ng nasa loob ko. Na tila baga, nagsusumbong ako sa aking ama. Nung kalagitnaan ng homily, naramdaman ko ang presensya ng Panginoon. Hindi po niya ng malamig na hangin ang buong ulo ko. Nagkaroon na, nakalma ako nung araw, nung oras na yon. Kinausap ko ang Panginoon, hindi ka pwedeng lumayo sa akin, hindi rin ako pwedeng mapalayo sa iyo. Ikaw lang ang meron ako. Natatandaan mo, wala akong nanay na nag-aruga sa akin. Wala rin akong tatay na nagtatanggol sa akin. Lahat sila iniwan ako. Ikaw lang ang gumabay sa akin, nag-aruga, nag-ingat, at nagmahal sa akin. At ang oras ng yun, naramdaman ko na parang may malamig na hangin na yumakap sa akin. At sa gitna ng kaganapan na yun, isang tinig ang narinig ko, go back to your first love. At bago ko natulog, tinanong ko ang Panginoon kung anong ibig niya sabihin. At dinala niya ako sa panahon na pagkatapos namin magtinda ng lola ko ng palamig sa Kalentong, kasama ako ng lola ko naglalakad ng paluhod dito sa Quiapo. Di ko man naiintindihan, nasa likod din ako ng lola ko naglalakad ng paluhod habang iniikot-ikot ko ang rosaryo sa aking kamay. At ang kabilin-bilin na ng lola ko, ang pagdadasal ang panatalihin mo sa buhay mo. At ang mag-asawa ko, nakaugalian ko na ang araw-araw ng pagsisimba sa aming parokya bilang choir. At pumasok din ako bilang isang katekista. Sinubukan ko ring maging effective akong katekista sa aking mga anak. Hinikayat ko ang nag-iisa kong anak na lalaki na maging sakristan, ang aking tatlong anak na babae sa choir. At inatasan ako ng aming kora paroko na mag-handle na mahigit 40 na children's choir na kumakanta araw-araw sa banal na misa. Ako po ay napakasaya at may kakontentuhan sa buhay ko noon. Mahirap ang buhay namin noon, maraming utang, pero masayang naglilingkod. Nihinti ko nga dinasal na yumaman ako. Divine protection and guidance lang ang tanging dasal ko. Pero niloob ng Diyos na ako'y pagpalain, hindi para mahiwalay sa Kanya, kundi maging pagpapala sa kapwa. Pinayaman niya ako para hindi tumalikod, bagkos para muling purihin siya at sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. At pinagpala niya ako para ipakita sa atin na He is the God who is more than enough. At nung nagdesisyon ako na muling bumalik sa aming sa bilang mga awit, tunay ngayong buhay ang Diyos. Ngayon, ipinagkalob niya muli sa akin ang mga nawala. Triple pa. Pinagpala kami ng Pong Jesus Nazareno at gayon din ang business ng asawa ko sa CCTV na sa dami-dami ng malalaking kumpanya na kasabay niya, siya ang nanalo sa bidding at napunta sa kanya ang kontrata. Purihin ang Panginoong Jesus Nazareno. Salamat po. Magsiluhod po ang lahat. O Panginoong Hesukristo, ang isa pang nagpabigat sa paghihirap mo ay iyong pagkakakita sa iyong lumuluhang ina, simula sa pagkakahuli sa iyo hanggang sa oras ng iyong kamatayan, ang iyong mahal na ina ay sinubaybayan ka ng buong lumbay at naramdaman din niya ang sindi ng iyong paghihirap. Tulad niya, kami ay makaramay mo sana at makabahagi sa iyong paghihirap para sa kaligtasan ng tao.
ibinigay mo sa amin si Maria sa pamamagitan ni Juan upang siya ay aming maging ina. Kami nawa ay maging masunurin sa kanya at handugan siya ng paggalang at kaluwalhatian sa aming pang-araw-araw na buhay. Mapagmahal naming Panginoon, habang ikaw ay napapakos sa krus, ipagkaloob mo rin sa amin ang iyong simbahan na inilalarawan ni Maria upang kami ay arugain. Huwag sana kaming mawala ng tapang na tangkilikin at panaligan ang iyong simbahan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, hilingin natin sa ating mapagmahal na ina na matuto tayong makibahagi sa paghihirap at kamatayan ng ating mahal na Panginoon. Birheng Maria, inang mahal, tulungan mo kami. Upang kami ay maging katulad mo, kami nawa ay maging masunurin kay Kristo. Mahal, tulungan mo kami. Upang maging tulad mo, buksan nawa namin ang aming puso at diwa sa salita ng Diyos. Birheng Maria, inang mahal, tulungan mo kami. Upang pahalagahan namin ang sama-samang pagbibigay puri sa Diyos sa banal na Eukaristiya. Birheng Maria, inang mahal, tulungan mo kami. Upang hindi namin ikahiya ang aming pananampalataya at sa halip ay ipagkapuri ang pagiging disipulo ng iyong anak. Birheng Maria, inang mahal, tulungan mo kami. Upang iyon, ipagkaloob mo sa amin si Maria upang maging ina ng laging nakahandang tumulong, ipagkaloob mo sa amin ang mga biyayang aming hinihiling sa tulong niya. Ikaw na nabubuhay kasama ng Diyos Ama at Espiritu Santo. Amen. Magsiupo ang lahat. Hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan, nakaukit man pakailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinabupunan, ano niya matatalikdan? Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak niyang tanga, kita mali
kailan may di papabayaan. Di kita palilimutan, kailan may di papabayaan. Magsitayo po ang lahat. Ang ika-apat na wika, ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Mula sa ika-anim na oras hanggang sa ikasyam ay nagdilim ang buong lupain. Na mag-iikasyam na oras ay sumigaw ng malakas si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong tayo ay nasa kalagitnaan ng ating pagninilay patungkol sa mga winika ni Jesus sa ibabaw ng krus. Sana'y tayo ay datan pa niyang gising bago tayo magbigay parangal sa krus ng ating Panginoong Jesus. Sa tuwing tayo ay nagkakaroon ng pagkakataong isipin ang ating mga krus sa buhay, kayo ba'y pinanghihinaan ng loob? Kayo ba'y nagigimbal sa mga krus na iyong pinapasan? At sa mga krus na ito, isinisisi ba natin ito sa mga taong nakapaligid sa atin? O di kaya'y sa Diyos? Minsan bang tayo'y nanalangin sa Panginoon na puno ng galit ang ating damdamin? Kaya nga isa sa mga tanong ng mga deboto, Father, masama po ba o kasalanan po ba ang magalit sa Diyos? Sabi ko sa kanya, kahit anong sabihin natin sa Panginoon, pwede nating sabihin, pwede nating ipahayag ang ating damdamin. Kung ikaw ay masaya, kung ikaw ay malungkot, kung ikaw ay puno ng galit, pero sikapin mo lamang na kapag ikaw ay nagalit sa iyong panalangin, hindi mo ito itatanim sa iyong puso at magiging poot pagdating ng mga ilang panahon. Maari tayong magalit sa ating pananalangin. Ipahayag natin ating damdamin sa Panginoon kung anong laman ng ating puso, kung ano ang daladala natin, lalo na kung ito'y may krus na pasan-pasan. Minamahal ko mga kapatid, hindi madaling salita ang binitawan ni Jesus sa ika-apat na wika. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang mga salitang ito'y ginamit na rin ni Haring David nung siya ay nanambitan sa awit. Nung minsan sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit walang dumating na tulong. Ito ay pananambitan at propesiya na mangyayari ito sa Mesiyas sa pagdating ng araw. Hindi ba't ang mga salitang ito'y nagpapahayag din ng damdamin? Ang mga salitang ito ni Jesus ay tila baga siya ay nagdadamdam sa Panginoon, nagtatampo o di kaya'y nagagalit sapagkat tila sa gitna ng kanyang paghihirap, siya ay pinabayaan. Ang mga huling wika ni Jesus sa krus ay wika ng mga paghahabilin.
ito ay wika ng pag-asa at wika ng pakipag-ugnayan. Sa bahaging ito ng salita ni Jesus sa krus, siya'y nakikipag-usap sa Panginoong Diyos. Tila sinasabi niya, bakit ako nag-iisa rito? Tila iniwanan mo ako. Tila binabayaan mo ako, Panginoong kong Diyos. Minsan ba'y naging laman na din natin ng panalangin natin ang mga salitang ito? Sa tuwing tayo'y pumupunta sa Quiapo at tayo naniniklohod sa ating mahal na Panginoon sa Sareno, minsan ba'y nanambitan din tayo, Diyos ko, Diyos ko, ang dami ko pang pinapasan, ang dami kong problema, pero bakit mo ako pinabayaan nag-iisa rito? At napahiyaw si Jesus sa krus. Ganun na lamang ang sakit, ang mapawalay sa Diyos. Matapos yakapin ni Jesus ang ating kasalanan sa ibabaw ng krus. Kung natatandaan ninyo sa ating ebanghelyo, sabi po doon, sa katanghaliang tapat, hanggang sa may ikatlo ng hapon, nagdilim ang buong lupain. At ang pagdilim o ang kadiliman ay hudyat na nagwagi ang mundo ng kamatayan sa mga tao. Kaya nga siguro napahiyaw si Jesus sapagkat alam niyang mamalapit na siyang mamatay. At sa mata ng mundo, sa mata ng tao, siya'y namatay sapagkat nagdilim ang buong lupain. Ang kadiliman ay tanda ng kasamaan. Ang kadiliman ay tanda ng nabalot na ng kasalanan ang mundo ng tao. O anong hinagpis ng Panginoong Jesus nung siya'y mabalutan ng kasalanan ng tao? Tayo ang naging dahilan ng mga sakit ng ating Panginoong Jesus. Kung bakit siya napahiyaw ng Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Anong hinagpis at sakit ang pakiramdam sa karanasan ng kamatayan? Hindi ba't lahat naman po tayo nakaranas na ng namatayan? Namatayan ng mahal sa buhay? Namatayan ng pinakaiibig natin? Napakasakit at halos hindi na natin maibangon ang ating sarili sa karanasan ng kamatayan at parang ayaw nang pumasok ng saya at galak sa ating buhay kapag meron tayong karanasan ng kamatayan. Pero alam niyo po, higit pa sa kamatayan ang mahiwalay sa Diyos. Kung napakasakit ng kamatayan ng isang mahal natin sa buhay, higit pa ron kapag tayo napahiwalay sa Diyos. Higit pa sa karanasan ng kamatayan na tayo mapalayo o mapahiwalay sa Diyos. Sa kasalanan, sa mundo ng Diyos, tayo ay napapahiwalay. Sa kamatayan, sa mundo natin, tayo ay nahihiwalay. Minamahal ko mga kapatid, dun pa lamang pwede nating pakaisipin. Kaya pala napahiyaw si Jesus sa sakit. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Si Jesus, sa sandali ng kanyang pagyakap sa ating kasalanan at kahinaan, napapahiwalay din siya sa Diyos. Panandalian. Parang apoy na nakakapasok. Kapag napasok ka ng apoy, ito'y magmamanhid. Ito ay hahapdi. Magiging sugat pagkatapos. Pero pagkatapos ng ilang araw, matutuyo. Hindi ba't nung mayakap na Jesus sa krus ang ating kasalanan, para bagang nahiwalay siya agad-agad sa Diyos niya, sa Panginoong Diyos natin. Ito rin ba ang ating nararamdaman kapag tayo nakagagawa ng kasalanan? Parang hirap huminga, parang hindi kumpleto ang araw natin, parang hirap humarap sa Panginoon, parang hindi tayo makatingin ng diretso sa ating mahal na Panginoon Sareno kapag tayo nagkasala. Sapagkat alam natin na ang mapahiwalay sa Diyos ay higit pa sa karanasan ng isang namatayan. Tulad ng kamatayan, kahit ano pang paghahanda ang ating gawin, may takot din sa sandali na ito ay yakapin.
Siguro po, ang ilan sa atin, sa karanasan ng kanilang matinding karamdaman, sasabihin nila, handa na akong mamatay. Handa na akong salubungin ng mga anghel. Pero, hindi ganoon kadali ang paghandaan ng kamatayan. Talagang kapag sumapit na ito, yung sandali ng ating paghihiwalay sa mundo, kapag sumapit ang kamatayan natin, may panandalian ding takot. Makamapahiyaw din tayo at mapasigaw din tayo. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Laging may sakit sa pagtawid. Mula sa buhay na ito, patungo sa kabilang buhay. Pero merong ding sakit kapag tayo ay tumawid. Mula sa buhay na makamundo, patungo sa buhay na kabanalan. Kaya huwag po tayong magtataka kung bakit kuminsan napakasakit ng sumunod sa Panginoon sapagkat tumatalikod tayo sa mundo upang harapin ang tunay nating mundo sa piling ng Diyos. Mahirap talikuran ang kasalanan, lalo na't kung ang pinaglalaban natin ay ang kaharian ng Diyos. Masakit at may sakit sa pagtawid. Laging may pagkabighani sa paglampas mula sa buhay na ito patungo sa kabila at laging may pagkagitla sa pagbabagong buhay. Di nagkaroon ng sandali na pinabayaan tayo ng Diyos. Madalas lang tayo humihilagpos sa pagkakakapit at tayo ay napapabitaw. At kung kani-kanino natin pinapataw ang sisi, bakit mo ako pinabayaan? Sa mga wikang ito ni Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tayo ay pinapahinahon ni Jesus. Tayo ay pinapapanatag at sinasabi niyang, kalma ka lang. Naranasan ko rin yan. Minsan ko rin naranasan sa mundo na parang ako'y pinabayaan ng Diyos ko. Minamahal ko mga kapatid, minsan kapag tayo ay pinanghinaan ng loob o sinisisi natin ng Diyos sa mga mabibigat na ating pinapasan at sinasabi nating, pinabayaan mo ako, mahal na pong Jesus sa Sareno. Pinabayaan mo ako, Ama, nasa langit. Kadalasan, nasa feeling lang natin yon. Pero hindi nagkaroon, kahit na sandali sa ating buhay, na tayo iniwanan ng Panginoong Diyos. Hindi nagkaroon, kahit na sandali sa ating buhay, na tayo ay pinabayaan. Hindi nagkulang ang Diyos, tayo ang nagpabaya sa ating sarili. Nagpaubaya ang Diyos na tayo ay magsaktan, na sa at na tayo ay mawalan, na tayo ay maghirap. Nagpaubaya ang Diyos sa si Jesus ay patayin ng mga tao gamit ang ating kalayaan upang muli siyang tagpuin sa sandali ng ating kahandaan. Minamahal ko mga kapatid, handa ba nating harapin ang Panginoon anumang oras? Hindi siya kailanman nakalimot, hindi siya nang iwan, hindi tayo pinabayaan. Diyos ko, salamat po di mo ako pinabayaan. Sa maraming pagkakataon, ikaw ang aking iniwan. Hanggang sa ako'y mawalay at di matuntun ang landas ng kabanalan. Panandali ang napahiwalay si Jesus sa kanyang Ama. Noong sandaling niyakap niya ang ating kasalanan upang lahat tayo ay matubos at maligtas, panandalian lamang, pero agad siyang niyakap ng Ama at siya'y dinala sa kanyang kaharian. Ilang sandali pa mula ngayon, tayo ay titingin muli sa kahoy na krus. Yun lamang ang ating kayang gawin sa mga sandaling ito sapagkat sobra-sobra ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang anak na tayo walang magagawa kundi parangalan ang krus na kung saan siya'y nabayubay, ang kahoy na krus kung siya'y namatay,
at sa pamamagitan nito, tayo'y magbalik loob at kumilala sa Diyos na hindi nagpabaya, sa Diyos na laging naghihintay, sa Diyos na hindi nangiiwan sa anumang panahon. Amen. Hello. Nandito po ako para mag-share, hindi po mangampanya. Sabi po kasi ng lector kanina, mukha raw akong mayor. So magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po pala si Brother Hendrick Albina. Ako po ay Tubong Eastern Visayas sa probinsya po ng Samar. Pito po kaming magkakapatid, apat kaming lalaki at tatlong babae. Lima kami sa una at may kapatid kami sa side ng tatay namin at ng mother namin. Ako po yung pang-apat sa amin. Habang ginagawa ko po yung script ko, sabi ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang sabi naman po ng mga kapatid ko, mabait daw akong kapatid. Ang sabi naman ng nanay at tatay ko, mabait naman akong anak. Ewan ko lang kung anong sabi ng mga kapitbahay namin. Alam ko pong mabigat ang pagninilay na ito sapagkat sino man sa atin ang sisigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Dalawa lang po ang naiisip kong dahilan. May pinagdataan ng matinding pagsubok, problema, kabiguan sa buhay, o di naman kaya, talagang OA lang. Alam niyo po, sa lahat ng mga huling winika ng ating Panginoong Hesukristo, habang siya ay nakabayubay sa krus, dito po ako medyo nagising. Dito po ako medyo nakarelate ng konti. Kasi hindi ko po siya maintindihan. Ang hirap i-reconcile. Hindi po dahil sa hindi ko siya magets, kung hindi dahil pinag-isipan ko talagang mabuti habang nagre-reflect ako. Bakit kaya yan nasabing pinabayaan siya ng Diyos? E siya mismo yung nagsabi sa Ebanghelyo ni Apostol San Juan, makatarungang ama, hindi ka kilala ng sanlibutan, ngunit kilala kita. Of course, mag-ama. Pero ganun ba ang Diyos? Pabaya? Kaya ang tanong eh, nagpabaya ba talaga ang Diyos sa atin? Ang sagot po mga kapatid ay nasa tanong din. Ang sagot po ay nasa sinabi rin ni Jesus. Matapos ang Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang sagot ng langit, nakabibinging katahimikan. Ang katahimikan ay napakalalim sapagkat may nakikilala ng tao ang kanyang sarili. Hindi ba kapag maingay, magulo? At hindi po ba kapag tahimik, payapa at nagkakaintindihan? Isang naghihingalo, naghahabol ng hininga, nauubusan ng dugo, namamanhid sa sakit ng mga sugat, ang isasagot lang ng langit ay nakabibinging katahimikan. Minsan naisip ko, kung tayo yung nasa posisyon ni Jesus habang siya ay nakapako sa krus, ang sasabihin natin, Diyos ko, bakit kita pinabayaan? Dahil mas makikilala natin lalo ang ating karukhaan at kahinaan. Ang mga winika ni Jesus ay isang panalangin ng taong nasa gitna ng pagdurusa, ngunit binigyan ng pag-asa. Isang taong sinumpang mamatay, ngunit sinaklolohan ng kaligtasan.
Noong sinabi ito ng Panginoon, ang pagkakawika niya ay para bang nagrereklamo siya. Oo, marahil, baka, pero reklamo nating lahat. Dinadasal niya ang Salmo 22. Unang verse lang ang sinabi niya, hindi na niya tinapos hanggang verse 31. Ikaw kaya ipako, maghabol ng hininga. Ang gusto ko lang pong sabihin, sa nakabibinging katahimikan, nangungusap ang Diyos sa ating mga puso nang hindi natin napapansin. Masasabi nating, kalooban ko lamang ang makararamdam. Tanging puso ko lamang ang makapagsasabi. Sa aking palagay, tahimik ang Diyos, hindi dahil siya ay nagbibingi-bingihan, kundi dahil sapat nang madama niya ang sakit ng isang taong nasasaktan. Ang nagdurusa lamang ang nakararanas at ang naghihirap lamang ang nakakaunawa. Ang masasabi ko po, ang buhay ay parang isang malaking kiyapo. Maraming tao ang nagdarasal na pinakinggan ng Diyos sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Tuwing inaalala ko ang karanasan ko, sa musmus na gulang pa lamang noon, ay alam ko na ang pakiramdam ng maiwan o iwanan. Hindi po kasi tulad ng karamihan sa atin, ang kinalakihan ko pong pamilya ay hindi kumpleto. Isang broken family. Sa murang edad pa lamang ay hiwalay na ang aking mga magulang. Kaming limang magkakapatid sa una na iwan sa probinsya sa pag-aaruga ng aming lolo at lola. Wala si nanay, wala si tatay. Pero yung tatay ko, umuwi siya sa amin every month of May kasi piyesta. Nakasanayan ko yung ganong relasyon sa aking tatay. Ang setup namin, see you when we see each other in the eye. Sa loob ng isang taon, isang linggo lang akong may tatay. After every fiesta sa aming probinsya, balik na naman siya ng Maynila. Habang kami ay nasa probinsya, doon na kami nag-elementarya hanggang high school. At habang lumalaki ako, wala akong ibang balita sa aking mama. Bilang isang bata noon, hindi maiwasan ang magtanong, namimiss kaya niya kami? Naiisip pa ba nila kami? Bakit niya kami pinabayaan? Yung mga usual na tanong na maririnig mo lang sa mga palabas. Minsan, tinatawanan na lang namin magkakapatid. Kapag kami ay nagre-reunion, nababalikan namin ang mga experience namin at tinatanong, ano kaya ang pamagat? Ang buhay po sa probinsya ay mabagal. Naranasan ko yung walang-wala talaga kami. Yung kailangan kong unahin ang pagsama sa aking lolo sa bukid tuwing Sabado at Linggo para lang may pangkain kami at magtinda ng kandila sa labas ng simbahan tuwing Biyernes para lang may pangbaon sa eskwela. O di naman ay ang maglako ng gulay at isda sa aming barangay para kahit paano mabili ko ang gusto kong bilhin. Pinalaki naman po kaming maayos ng aming lolo at lola. At kahit kailan, hindi tumatak sa aking isipan na magkimkim ng galit sa aming mga magulang. Kahit noon pakiramdam ko talaga na life was unfair. Sa awa ng Diyos, lahat kaming pito ay nakapagtapos. At ang mga kapatid ko ngayon ay may mga pamilya na rin. Ako at ang dalawang sumunod sa akin ang naiwan. Samantala ang mga batchmate ko, nakakadalawa na ng anak, ako, pakapikapi lang. Mahirap, pero natutunan namin ang magpasalamat dahil kahit paano, hindi kami napariwara. Wala naman pong perpektong pamilya, hindi po ba? Kaya kahit musmus pa lamang kami at hindi namin lubos naranasan
kung paano ang pagmamahal ng isang ina at ama. Inisip ko lang noon, baka normal lang yun. Baka naman kasi may mas malalim na dahilan. At kung may dahilan man, hindi na yon mahalaga sa ngayon. Ganun pa man, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng mas malaking pamilya. Ang simbahan, mga mabubuting kaibigan, masasayang alaala, mga taong hindi ko naman kaano-ano, ngunit mabuti ang pakikitungo sa akin. Mga pagkakataon na hindi ko hiningi, kundi ngunit dumating ng kusa. Isa sa mga nakagawian ko mula nang ako ay napadpad sa Maynila ay ang magsimba sa Quiapo at mapamahal sa Poong Nazareno. Noong nag-aaral pa lang ako, ang Quiapo na ang takbuhan ko tuwing may problema ako. Noong pumasok ako sa seminaryo noon, sa Quiapo ako nangungumpisal. Aircon na, bingi pa minsan si Father. Noong gumraduate ako sa kursong filosofiya, sa Quiapo ako nagdarasal upang magpasalamat. Hanggang ngayon, nasa law school ako, pero sa Quiapo ako bumabalik upang magpasalamat sa Poong hindi nang iwan sa amin. Ang Quiapo ay nakapako sa aking puso. Minsan tuloy-tuwing iniisip ko ang mga pangyayari sa buhay ko. Masasabi kong milagro nga talaga. Una, na nabuhay kaming magkakapatid. At pangalawa, naging maayos kami. At iyon ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Kanya. For almost 20 years, noong nag-aaral pa ako, dalawang beses ko lang nakita ang aking mama sa personal. Until one day, dumating siya sa bahay. Hindi ko ma-explain. Hindi naman ako galit. Kasi never na-develop ang sama ng loob sa kanya. Pero ang ikinatatakot ko ay ang wala na akong maramdaman na pangungulila sa mama ko. Nakakaiyak pala dito. Na kailangan ko uling hukayin ang sarili ko at kumbinsihing nanay mo pala o dapat excited ka. Kaya sa tagal ng panahon, hindi ko sinanay ang aking sarili na maghanap sa kanya. Sa oras na yon, tinitigan ko siya sa mga mata niya. Tinanong ko siya, Ma, bakit mo kami pinabayaan? Sa pagkakataong iyon, nakita ko yung mga mata niya na nangusap. Hindi ko inisip na natahimik siya, baka isipin niya na magagalit ako sa kung anong dahilan meron siya. Hindi siya makapagsalita sa aking katanungan. Nang pauwi na siya, hinatid ko siya sa labas para mag-abang ng sasakyan. At habang nag-aabang kami ng sasakyan, sinabi niya sa akin, Anak, alam ng Diyos na walang araw na hindi ko kayo inisip. Alam ng Diyos na walang araw na hindi ko kayo ipinagdasal. Doon ko nalaman ang sagot mula sa bibig ng aking nanay. Napatunayan kong hindi kami pinabayaan ng Diyos. Hindi niya kami iniwan. Siya ang umako sa kalbaryo ng aking mga magulang. Kaya hindi po totoo na pinabayaan tayo ng Diyos. Hindi po totoo na nagpapabaya siya sa atin. Ang totoo po niyan, may mas maganda siyang plano sa ating lahat.
Tulad ng isang awitin, tayo ay pinaalalahanan. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa, sasamahan kita, saan man magpunta, ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita, minamahal kita. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos, manalig tayo, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Magsilhod po ang lahat. Panalangin, mahal naming Jesus, naramdaman mo po ang lubos na pangungulila nang ikaw ay nakapako sa krus. Naramdaman mo ang dalamhati ng waring pagkakawalay sa Diyos. Hinihiling namin sa iyo ngayon na panatilihin kami sa iyong pagmamahal. Lagi po kaming maging tapat sa iyo, laging maalab sa aming pananampalataya at magkaroon ng lakas na sumunod sa iyo. Sa iyong pagkapakasakit sa krus, ang pinakamabigat na parusang tinanggap mo ay ang hindi ang pagkapako sa krus, hindi ang pag-uputong sa iyo ng koronang tinik, hindi ang sibat, kundi ang damdaming ikaw ay iniwan at nag-iisa. Ngunit nananalig ka pa rin sa iyong Ama, sapagkat batid mong sa dakong huli, ikaw rin ang siyang magwawagi at magtatagumpay. Gawin mo po kaming katulad mo sa harap ng anong paghihirap sa buhay. Nawa ay lagi naming isaisip na patuloy mo kaming papatnubayan. Matimo nawa sa aming isipan ang iyong ipinamalas na pag-asa at paniniwala sa iyong Ama. At ito'y maging aming halimbawa nawa sa aming pang-araw-araw na pamumuhay upang kami ay makasama mo sa iyong kaluwalhatian. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating mapagmahal na Panginoon na kahit sa kanyang dalamhati at sakit ay naging tapat at umaasa pa rin siya sa kanyang Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang araw-araw ay manalangin kami ng buong puso at kalooban, lalo na sa oras ng pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang iyong may mahigpit na pangangailangan at iyong may mga karamdaman ay may dulutan ng aliw at pag-asa sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga bilanggo at ang mga biktima ng digmaan at kawalan ng katarungan ay makatagpo ng mga Kristiyanong tulong at kahulugan sa kanilang paghihirap. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang matutunan naming tanggapin ang mga paghihirap at pagsubok sa buhay na may pananiwala at pag-asa sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, hindi ka pinabayaan ng iyong Ama
sapagkat naging tapat ka hanggang katapusan. Ipagkaloobsan niya sa amin ang biyayang tinanggap mo. Dinggin mo ang aming mga panalangin at maging gabay ka nawa sa buhay. Ikaw na nabubuhay kasama ng Diyos Ama at Espiritu Santo. Amen. Magsiupo ang lahat. O Diyos, Ikaw ang aking hanap. Lord, ko'y Ikaw ang panghihangad. Nauuhaw ako parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aarunda. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas aking kamay, magagalak na aawit na ang papuring iaalay. Ngunit ako'y Ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwi na'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galat. Magsitayo po ang lahat. Pagkatapos ikalimang wika. Pagkatapos nito, sapagkat nalalaman ni Jesus na naganap na ang lahat, kanyang winika bilang katuparan ng kasulatan, ako'y nauuhaw. Meron doon isang sisidlan na puno ng suka. Ikinabit nila ang isang sanga sa isopo, ang isang esponghang pinigta ng suka ay tinilapit sa kanyang bibig. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, kapag ka naririnig natin o madalas na maranasan natin ng pagkauhaw, at alam natin ang pakiramdam ng mauhaw at hindi tayo napapanatag sa karanasang ito. At ang karanasan ng ating Panginoon na hindi malayo sa ating mga karanasan, ang ating Panginoon na tunay na Diyos na totoo at taong totoo ay nakaranas din ng mauhaw. Kaya nga naiintindihan niya ang ating mga pinagdaraanan, ang bawat pighati na ating nararanasan, ang bawat pagkauhaw na ating dinadanas ay naiintindihan at nauunawaan ng Panginoon. Alam niyo po, habang ako'y naghahanda para sa pagninilay na ito, isa po sa
pagninilay na aking nabasa ay patungkol sa mga babaeng naghahanda para sa isang pagpapako sa krus. Karaniwan, yung mga babaeng malapit doon sa ipapako sa krus ang naghahanda nito. Sila'y naghahanda ng isang maasim at may iba't ibang halo ng pampapait na ibinibigay sa tao na ipinapako sa krus. At para saan na ito? Ito ay upang maibsan yung nararamdaman nilang sakit. Nagsisilbing paraan upang ang mga pakiramdam at sakit ay maibsan at mawala, no? Parang nagsisilbi na isang pangpamanhid. Kaya nga yung act ng pagbibigay kay Jesus ng isponghang may maasim na alak ay maaring isang paraan din upang tulungan siya sa kanyang pinagdaraanan. Alam natin na ito'y tinanggihan ng ating Panginoon sapagkat nais niyang matupad, no, ang kalooban ng Ama. Ang bawat pinagdaraanan at paghihirap ay nais niya, no, na ipakita sa atin na tayo'y may kaisa, no, sa kanyang, ang kanyang paghihirap, no, ang ating paghihirap, no, ay merong kaisang Panginoon at dinanis niya mga bagay na ito. Ako'y nauuhaw. At mga minamahal kong kapatid, sa ating karanasan, marami din tayong mga pagkauhaw, mga hinahangad sa ating buhay, mga bagay na ninais natin sa ating sarili, kayamanan, karangyaan, no? Mga bagay na makapagsasatisfy ng ating pleasure. Pero alam natin, pagkatapos ng maraming panahon, no? Pagkatapos na ating makamtan ng mga bagay na ito, alam natin na hindi ito ang tunay na makapapawi sa ating pagkauhaw. Kaya nga patuloy po ang paanyaya sa atin, mga minamahal kong kapatid ng ating Panginoong Jesus. Hanapin natin ang tunay na makapagbibigay sa atin, no? At tunay na papawi sa atin sa ating mga uhaw. Hindi po yung mga bagay na makikita dito sa mundong ito. Hindi po yung mga bagay na maaring magpasaya sa atin sa mundong ito, kundi ang ating Panginoong Jesus. Nauuhaw, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo sa atin. Sa krus, habang siya'y nakabayubay, hinahangad ng Diyos, siya'y nauuhaw sa pag-ibig natin, sa pagtalikod natin sa mga ating mga kasalanan, siya'y nauuhaw sa pagsisikap natin upang talikuran ng mga bagay na patuloy na naglalayo sa atin sa Diyos. Siya'y nauuhaw sa pagbabalik loob natin sa ating Panginoon. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, tayo'y magsumikap, gawin natin ang lahat upang tayo ay mapalapit sa Diyos, upang mahanap natin ang tunay na siyang makakapawi ng ating mga uhaw, ang siyang tunay na makapagsasatisfy ng ating mga paghahangad. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako'y nauuhaw. Pero sa totoo lang po, dalawang sharer na umiyak, ginutom ho talaga ako, no? Kaya tignan nyo naman yung inyong mga katabi, wala pang alas tres, no? Hindi pa namamatay ang Panginoon. Tignan nyo naman yung inyong mga katabi. Sabihin mo nga sa katabi mo, nauuhaw ka ba? Lakasan po ninyo, nauuhaw ka ba? Huwag po kayong mag-alala, huwag nyo po akong abutan ng tubig dito sa altar, no? At sa totoo lang po, nung binigyan po ako ni Kuya, ni Brother JP ng ikalimang salita sa huling pitong wika ng Panginoon, hindi ko lubos maisip na para ho talagang napakataba ako sa gutom, no? At ako po ay nagninilay sa maraming paraan ng pagkauhaw. Dito na lang po ako tatayo, ano?
para makita niyo ho ako. Kasi ho lahat ng mga santo naka-violet, kakulay ko baka mapagkamalan niyo ho nakatakip ako. No? Dito na ho lang ho ako. Kasi ho maliit ho ako, pinaglihiw ho talaga ako sa santo ninyo. Kaya naman po, nung pinagninilayan ko, napakarami pong pagkauhaw sa aking experience sa buhay. Pero isa lamang po ang uhaw na pumukaw sa akin, pagkauhaw sa pahinga. Sa buhay ko po, ay nakukulangan po talaga ako sa pahinga, kakatrabaho. Kasi ho, kailangan naming maitawid yung pang-araw-araw na pangangailangan namin sa buhay. Kaya ho, minsan nakukulangan na ho ako sa pahinga. Kaya naman po last year, sa totoo lang, same day din po ng araw na ito, March 29, ako po ay nasa ospital at sa kasalukuyang nag-a-undergo ng MRI. Last year po, January to March, nagkaroon po ng pagkatabingi yung mukha ko. Pero ho, lalapit ho ako, huwag ho kayo mag-alala, pantay na ho siya. No? Nagkaroon noon ng pagtatabingi yung mukha ko at hinahanap ng doktor, bakit tumabingi po yung mukha ko? Kasi may pangyayari po na pagod ako ng isang buong araw, tapos naligo ho ako, tumapat ako sa aircon, tsaka sa electric fan, sa sobrang init, kasi alam niyo naman po, pag Marso, mainit na. Pagising ko na ho lang kinabukasan, doble na yung paningin ko, tabingi pa yung mukha ko. No? Distorted talaga yung mukha ko. At nag-alala po yung nanay ko kasi kahala niya ako'y na mild stroke. Dinala po ako sa ospital ilang araw. Dinala ako sa isang ospital. Nakapalibot sa akin yung mga doktor. Pero after ng ilang oras, wala pa rin findings. Bakit kaya? Ano kayang nangyari? Umabot ng February. Inaakay na ho ako. Pinaliliguan na ho ako. Halos hindi ako makakain mag-isa kasi tabingi ha po, yung kutsara pag ginaganyan sa akin. Ano? Kasi talagang tumabingi talaga yung mukha ko, as in. At nang dahil po doon, palipat-lipat ako ng ospital, nakahanap po kami ng ospital na sasagot sa tanong na ano kayang sakit na pinagdaraanan ko. Nung na-MRI na ho ako, ang sabi ng doktor, sa akin ay nagkaroon ka ng cranial nerve neuritis. No? Pamamaga sa ugat, sa nerve. Kaya sabi ko, Doc, hindi naman po kaya pipitik-pitik na ho ako pagkatapos nito. Sabi, hindi, magpahinga ka lang. Pero syempre, iinom ka ng gamot. At natapos na po yung mahabang linggo, no, ng pagpapalitan namin kung anong resulta. Meron ho akong imahen ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ay, nakatakip po pala siya sa bahay namin. Sabi ko sa mahal na Senyor, kung hindi na po ako gagaling at magiging pabigat po ako sa amin, eh, kahit bata pa ho ako, kunin mo na ako. Kasi ayoko hong maging mabigat yung pagdaan namin, ng pinagdaranasan ko. Tapos naikwento sa akin ng tita ko, sa tuwing papasok daw yung nanay ko sa kwarto, nakangiti siya, no? Okay ka lang. Pero paglabas ng nanay ko, iyak nang iyak, hindi niya alam na, kasi hindi matagpuan yung sakit ko, ganun po. Kaya sabi ko sa senior, patago, isang gabi, nag-heart to heart talk kami sa sala. Sabi ko, ibaba niyo ako, doon ako sa Nazareno. Ano ho, mahal na Senyor, kunin niyo na ako. Ngayon, isang madaling araw, nakaramdam ako ng parang hindi ako komportable. Nagising po ako. Pero yun yung first time na nakalakad ho akong mag-isa papuntang banyo. Siyempre, bumalik po ako sa pagkakatulog. Tapos may stampita po ako ng picture ng Senyor. Inipit ko sa ilalim ng unan ko. At paggising ko ng umaga, hindi na po tabingi ang mukha ko. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Senyor. At sinampal ko yung sarili ko kasi baka mamaya natotoo, nakinuha na ba ako ng Panginoon? Gumising ka. Kasi nawala yung tabingi, di ba? Pagka
Ganun, matatakot ka na kinuha na yata ako ng Panginoon. At nang dahil doon, nagpunta ako dali-dali sa doktor. Sabi ng doktor sa akin, oh, ano nangyari sa'yo? Parang nagdahilan ka lang. Paano kang gumaling nang walang iniinom na gamot? Kaya nung sinabi ng doktor yun, sige po, Dok, salamat po. Hinayaan ko ng problema yung doktor kasi nagkakamot talaga siya ng ulo. Papaano nga naman akong gumaling ng kusa na wala akong iniinom na gamot? Kaya po nung nangyari sa akin yun, sa haba ng pagpapahinga ko, dahil na-standby po ako sa bahay, hindi ako nakapagtrabaho, lahat po ng mga transaksyon ko na isang tabi. Nang dahil po dun, mas naging malapit uli ako sa Diyos. At nasabi kong napawi yung kauhawan ko sa pananampalataya. Kasi minsan pag marami ka pong ginagawa, daraan ka na lang sa simbahan, gaganyan ka, salamat po Panginoon. O kaya pag magsisimba ka, lilipad-lipad yung utak mo kasi may tumatawag sa'yo, ay may kliyente ka na kailangan sagutin, kailangan makauwi ka. Pero nung nangyari po sa akin yon, natutunan kong huminto at sabihin sa sarili ko, merong Diyos natutugon, nasasapat, nadadapat sa mga hinahanap mo sa buhay. Ang mga pinagdadaanan po natin para yung kauhawan. Pero sa nangyari po sa akin, si Jesus Nazareno ang pumukaw, ang nagpahinto, ang pumatahan sa nauuhaw kong pananampalataya. Kaya naman po, tinanong ko ang sarili ko kung tinanggal ng Panginoon ang kauhawan sa akin, ako kaya? Paano kaya ako nakapapawi ng uhaw bilang isang kanyang mananampalataya? Bago ko po tapusin yung sharing ko, ano, nais kong tapusin sa isang kwento. Few weeks ago, may kota kasi kami na kailangang maubos bago magmahal na araw. At may umorder sa amin, walang down payment. Pero dahil sige na lang, pinayagan ko para kumbaga matuloy na yung project. Dumating sa puntong hindi na kukunin yung item. Eh, pwede po bang magpa-adjust ng konti kasi talagang wala po kaming ano, hindi po namin talaga makukuha yan. Sabi ko, sige basta ganitong date, bayaran mo. Dumating na yung date na dapat bayaran niya, so hindi na bayaran. Sa madaling salita, kinabukasan niya pa na bayaran. Tapos tinawagan ko kasi tinatawagan ng mga staff namin. Sabi ko, tawagan ko nga. Sabi, sir, pasensya na, isi-send ko na po sa GCash ngayon. So na-send niya na. Sa madaling salita, nabayaran na. Ngayon, tinawagan ko ulit kasi parang may feeling ako na hindi ko gusto. Sabi ko, bakit ho ba kayo na late sa pagbabayad? Sabi niya, ooperahan po kasi ako. So, malayo po yung bahay namin mula doon sa ospital. Kaya po, dali-dali akong ano kasi baka maipost niyo po kami sa Facebook. Eh. Ooperahan po ako. Kaya pagkatapos naming mag-usap, sabi ko sa mga kasamahan ko,
ibalik nyo. Ibalik nyo. Kasi mas kailangan niya yun. At nakipag-tie up pa po ako sa Nazareno. Sabi ko, pag hindi niya kinuha yun, talaga hong pababayaran ko sa kanya. Pero alam niyo po ba, nung binalik ko sa bata, that's Friday, no? Friday po yung araw na yun, nagsimba na po kami dito. Pagkatapos ng misa, may tumatawag po sa akin at lahat ng mga natitirang paninda, sinold out niya. Ganun ho, pinalitan ng kabutihan na ang poong Jesus Nazareno, yung dasal ko. Sabi ko sa Senyor, pag hindi po naubos, sisingilin ko itong nagpagawa kasi maaaksaya po. Pero hindi po yun ang nangyari. Hindi ko pinabayaran, pagpunta ko rito at paglabas ko ng simbahan, na sold out yung dapat na mabenta namin. Amen? Kaya po yun ang tanong sa inyo, kung napapawi ng poong Jesus Nazareno ang kauhawan natin sa maraming bagay, tayo kaya? Paano kaya tayo nakapapawi ng uhaw sa iba? Nagdudulot ba tayo ng pagkakaisa? Nagdudulot ba tayo ng kabutihan? Nagbibigay ba tayo ng kasiyahan na siyang minsan sa mundong ito, yun ang kulang? Kaya po, sa mga uhaw natin sa buhay, hayaan niyo po ang poong Jesus Nazareno ang siyang pumawi nito. Maraming salamat. Magsiluhod po ang lahat. O Jesus, nagdusa ka hindi lamang dahil sa pangkatawang uhaw, kundi tunay na pagkauhaw para sa kaligtasan ng tao. Tunay na ninasa mo ito para sa amin. Ang iyong pagnanasa ay nagmula sa iyong pusong naghuhumiyaw para sa aming pag-ibig, sa aming kaluluwa, sa aming pagsisisi, sa aming mga kasalanan, at umaasa ng pakikipagkasundo sa iyo. O banal na mananakop, ang aming tanging mithiin ay muli mo kaming makasama hanggang sa buhay na walang hanggan. Itanim mo sa aming mga puso ang nag-aalab na pagnanasang magtayo ng matibay na pundasyon para sa iyong kaharian dito sa lupa. Matutuhan nawa naming paglingkuran ng aming mga kapatid. Mamalas nawa namin ang iyong larawan sa aming tinutulungang kapuspalad. Ipagkaloob mo sa amin ang espiritual na kaligayahan na ipinangako mo doon sa mga maghahandog ng kanilang kamay sa sinumang nangangailangan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, ihayag natin ang ating pagkauhaw kay Jesucristo sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin. Upang pagkalooban mo kami ng mayamang ani ng mga kabataang may alab na nagnanasang magkalat ng iyong magandang balita bilang pari at madre, maging instrumento nawa sila upang magkaroon ng tiyak na mga magagawa ng iyong ubasan. Isinasamo namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin. Upang ang mga puso at diwa ay manatiling bukas, upang pakinggan at tanggapin ang salita ng Diyos, isinasamo namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin. Upang ang aming mga puso ay manatiling nag-aalab sa pagmamahal sa iyong pamamagitan ng malimit na pakikinabang, isinasamo namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin. Upang kami ay magkaroon ng mainit na pagnanasang sumali sa mga gawain ng simbahan bilang tunay na alagad ni Kristo, isinasamo namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin.
upang tanggapin namin ang mga responsibilidad ng lipunan sa diwa na tunay na paglilingkod, isinasamo namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin. O makapangyarihang Diyos, dinggin at ipagkaloob mo ang aming mga pangangailangan. Tulutan mo na sa pamamagitan ng panalangin ito ay makabahagi kami sa pagkauhaw ni Kristo sa kaligtasan ng tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating poong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa haring nakabako sa krus. Saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Magsitayo po ang lahat. Ang ika-anim na wika, mayroon doong isang sisidlan na puno ng suka. Ikinabit nila sa isang sanga ng isopo ang isang esponghang pinigta sa suka at inilapit sa kanyang bibig. Pagkasipsip ni Jesus ng suka ay kanyang winika, naganap na. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpapasyang dito sa ating pambansang Dambana ng Poong Nazareno, ating idaos ang pagninilay sa pitong huling wika. Magpasalamat po tayo sa ulan at dahil sa ulan, tayo'y pinasilong sa loob ng simbahan. Naging sikat po at naging bukang bibig ng marami ang salitang ganap. Anong ganap? Di po ba? Una ho, hindi ko matanggap. Ganap? Parang sa tanda kong ito, hindi ko kinalakihan ang salitang ganap. Iba ho yung konteksto ng ganap sa panahon namin. I'm already 57. Father, 57 ka na. Oo po, 57. Wala na nga akong buhok eh. So, ganap po sa amin noon. Pag sinabing ganap, is something perfected. No? Lubusan. Pero ho, ngayon, iba. Sa panahon ngayon, meron hong ibang kahulugan ang ganap. Pag sinabing ganap, anong meron? Anong ganap mo? Anong hugot mo? Anong pinagkakabalahan mo? Sa panahon din po ng ating Panginoong Jesus,
ng kanyang bitawan ang mga salitang ito, mas malalim din po ang kahulugan na ganap na. Na para sa Panginoon, ito'y pagpapasalamat sa tiwala ng Diyos Ama na ibinigkaloob sa Kanya. Ikalawa, ito'y nangangahulugan din na natapos na niya ang misyong ipinagagawa sa Kanya ng Ama. Tapos na. At ikatlo, hindi lang basta tinapos, hindi lang basta ginawa, lubusan ginawa. Naganap na. Kaya nga ho, sa hanay ng pitong huling wika, ito ang ikalawa sa mga huling salita na binitiwa ng Panginoon. Na bago niya lubusang ialay muli ang sarili sa Ama, kanyang winika, naganap na. Natapos ko na, Ama, salamat sa pagtitiwala at salamat at lubusan kong nagawa ang iyong misyong ipinagagawa sa akin. Buong buhay po ng ating Panginoong Jesus dito sa lupa, ito lang ang kanyang pinagsikapang tuparin. Kung kaya't ang pinakahihintay na pagkakataon at sandali na kanyang masabi ang mga salitang ito ay sa kanyang huling hininga, naganap na. Na hindi niya ginawang mag-isa, kundi ginawa niya dahil sa Ama na nagtiwala sa kanya, sa kapangyarihan at tulong ng Diyos Ama na hindi siya pinabayaan, hindi siya tinalikuran, hindi siya iniwan, hanggang sa katapusan, hanggang lubusan. Naganap na. Tiyak tayo rin ho'y may mga misyon sa buhay na ito. At nawa, sa tuwing hindi ho natin maubos maisip, paano ko ito tatapusin? Paano ko ito gagawin? Paano ko ito bibigyang tuldok? Paano ko ito aayusin? Huwag kalimutan ang ginawa ng Panginoon na sa buong buhay niya, Diyos Ama lamang ang lagi niyang kasama. Nagtiwala siya sa Ama, nalubos din ang pagtitiwala sa Kanya na magagawa niya ang imposible alang-alang sa Amang nagtitiwala sa Kanya at alang-alang sa mga taong pinakamamahal niya. Na hindi niya ginawa sa sarili niyang lakas, kundi sa bigay na kapangyarihan ng Diyos Ama na sumasa Kanya. Kaya muli sa atin hong buhay paglalakbay sa lupa, matatapos po ang Holy Week, tiyak bakasyon na iniisip nyo, outing, huwag kalimutan, may mga tungkulin pa rin tayong dapat harapin. Hindi dapat takasan, hindi dapat tinatalikuran, hindi dapat iniiwasan. Harapin natin at tanggapin natin, may tiwala ang Diyos sa atin. Nagtitiwala siya. Mataas ang pagtingin ng Diyos Ama sa atin. Kaya't anumang tungkuling mayroon tayo ngayon, huwag nating talikuran, huwag nating takasan. Upang ito'y ating magampanan, sa Kanya pa rin bumalik at hingin ng lakas, hugutin ang kapangyarihan mula sa Diyos upang ang lahat ng ito'y maisakatuparan. At walang natatanging huwaran upang ang lahat ng ito'y magkatotoo at ating ding magampanan, kundi ang Panginoong Jesus, ang Poong Nazareno, na sa buong buhay niya, wala siyang ibang pinagsikapan, kundi tuparin ang kalooban ng Ama, pahalagahan ang tiwala ng Ama sa Kanya, at gawin ang lahat ng ito maging sa kapangyarihang bigay ng Ama sa Kanya. Tulad ng Panginoong Jesus Nazareno, naway sa katapusan ng ating buhay, masabi rin natin, natapos ko na. Naitawid ko na lahat.
naganap na. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, punong barangay Marvy Jimenez, sa totoong buhay Ryan Ray Jimenez po. Ako po ay taga-barangay 389 Zone 40 at isang karangalan po na makapagbahagi po ng aking karanasan. At sobrang tuwa po ako nung tinawagan po ako ni Brother JP. Ang aking isasalambuhay po ang salitang naganap na. Sa salitang naganap na po ay minsan di natin alam kung hanggang saan ang bawat kaganapan sa buhay natin ay maaaring maging simula o katapusan. Maging simula ng mapait na pinagdadaanan ng bawat isa. Maging simula ng tagumpay o hanggang saan matatapos ang lahat ng ito. Uumpisahan ko po sa mapait na naganap sa aking buhay. Ako po ay laking Pangasinan, Manawag, Our Lady of Manawag po, na ngayon po ay isang basilika na rin. Noong ako po ay bata pa lamang at nakikita nyo naman po sigurong lahat kung ano po ang meron akong katayuan ngayon. Nung ako po ay maliit, ako po ay hindi ko po alam kung pinagdamutan po ba ako ng pagmamahal. Pati kamag-anak ko, ayaw po sa akin. Naranasan ko pong ikarga sa sako dahil ako nga po ay isang kinatawan ng LGBT. Naranasan ko rin pong itali ang kamay patalikod. At naranasan ko rin pong itali ang paa. Hinila po ako ng tiyuhin ko sa motor. Sabi nga po ni Father, ang misyon ng ating Panginoon naganap na. Naranasan ko pong lahat ang pangungutya, pang-aapi. Naranasan ko rin pong labasan po ako ng baril, itinutok po dito sa ulo ko. Sinabihan din po ako na huwag kong gamitin ang apelyido ng pamilya namin. Ang hirap po ano, na mismong pamilya mo, itinatakwil ka sa inyong sariling tahanan. Pero gayunman, hindi po ako nagtanim ng sama ng loob sa aking mga magulang, sa aking mga kamag-anak. Bagkos, ginawa ko po, pinakita ko po, na ako po ay isang karapat-dapat. Hindi ko po kailangang ipamuka sa kanila kung ano man po ang ginawa nila sa akin. Ano man po ang pasakit na binigay po sa akin. Dumating po ako dito sa Manila. Hindi ko po matandaan. Basta ang alam ko po ay naka 25 years na po ako dito po sa Quiapo.
Nag-umpisa po ako bilang tagawalis sa salon. Tagalaba ng tuwalya, tagakuskos ng kung ano-ano. Dahil gusto ko pong ipakita sa kanila na yung taong pinagdamutan ng respeto at pagmamahal ay hindi lang po basta-basta. At naganap nga po ang minimithi kong pangarap. Naganap po ang tagumpay sa aking buhay. Nung ako po ay namasukan bilang isang salonista, ako po ay friendly. So kung sino-sino po yung mga kinakausap ko. Hanggang sa nakilala po ako sa aming komunidad, Barangay 389. Nung dumating po sa point na nasa tamang edad na po ako, legal. Ako po ay gumagawa. Ako rin po ay nakikisali sa mga charity works. Sabi nga po sa akin sa barangay namin, Jack of all trades. Bago po ako naging isang publiko, serbisyo, lingkod bayan, gusto ko lang pong i-share sa inyo. Sa aking barangay, alam nyo naman po yan, sa mga minamahal kong mga senior citizen, nanay, tatay, palakpakan po natin ang ating mga magulang. Sa kabila po ng lahat, masasabi ko pong, pamilya mo pa rin ang bagsak mo. Talikuran ka man ng iyong mga kaibigan, ayawan ka man lahat ng nakasama mo sa kaligayahan. Pamilya pa rin po natin ang ating bagsak. Magulang pa rin po natin ang kakalinga sa atin. Well, napaka-iksi po ang 7-8 minuto para po isa lang buhay ko, ang buhay ni Kristo at ang buhay ko bilang isang tao. Sa kaganapan po, araw-araw, sa nagaganap po, araw-araw, ako po'y nangarap na mapasali sa kung ano-anong organisasyon na ngayon po ay aking ginagampanan, especially po sa simbahan. Ako po ay kinatawan din po ng San Sebastian Basilica bilang isang head ministry ng UBAS. Ugnayang barangay at simbahan. Lahat po ng nagaganap sa ating buhay ay may kasagutan. Ibabalik ko po doon sa pamumuhay ko bilang isang ordinaryong tao hanggang sa nakamit ko at naganap po ang tagumpay. Marami man po tayong naririnig na masasakit na salita sa ating mga kapitbahay at kung sino pa man. Pero pinilit ko pong maging kalmado. Dahil ang sabi po nila, ang puno pag maraming bunga, binabato. Nung ako po'y gumanap bilang isang publiko, lingkod bayan, sarili ko lang po ang daladala ko at 2 senior citizen ang kasakasama ko na naglalakad po sa aming komunidad.
Ako rin po ay isang presidente ng Black Rosary sa aming barangay. Independent po ako noon. And for the first time, sabi ko nga po, sa Poong Jesus Nazareno, kung ibibigay mo po sa akin, ay buong-buong yayakapin ko po kung ipagkakaloob mo po sa akin ito, mahal na Senyor. At ipinagkaloob nga po hanggang sa dumating po ang panahon na ngayon po ako po ay isang kasalukuyang pundong barangay ng Barangay 389. Ito po ang aking karanasan bilang isang individual na tao, kasama na po ang Diyos. Ito po ay nagsisimula nung panahon ng pandemya. Noong panahon ng pandemya, natakot po tayong lahat. Naakala po natin ay katapusan na ng bawat isa. Hindi po natin alam kung kailan po mawawala ang pandemya. Sinubok man po tayo ng panahon ng COVID-19 na maraming pinatumba at namatay na tao. Sobrang nakakatakot po yung oras na yun. Yung oras na lalabas po ako ng bahay para ikutan ang aking nasasakupan. Na hindi natin alam na pwede po tayong mahawa at mahawaan pa po ang ating pamilya. Kanina po, nung nagsasalita po sila, ang lakas po ng kabog sa dibdib ko. Hindi ko po alam kung saan po ako magsisimula at hindi ko rin po alam kung hanggang saan po ako matatapos. Nung panahon po ng pandemya ay nasubukan ko pong kausapin ang aking sarili at ang Diyos, ang Poong Jesus Nazareno. Bakit nangyayari ito? Bakit kailangan lahat maranasan natin ito? Ano nga po ba ang gustong ipahiwatig ng Panginoon sa atin? Sobrang takot po ako noon dahil ang pamilya ko po ay nasa probinsya. Ang tatay at nanay ko po ay senior citizen na din. Ako po ang panganay sa aming magkakapatid. Nag-aalala po ako kung paano po may itatawid ang araw-araw natin. Dahil lockdown po lahat. Sarado po lahat. Ultimong pumunta po tayo sa palengke. Nag-aaway-away ang mga tao. At isa pong tumatak sa aking isipan ay ang mga essentials na pinagkaguluhan ng nakakarami. Nandyan po ang face mask, PPE, yung vaccine, quarantine pass, at ang tunog po ng ambulansya na nakakaalarma pag dumarating po sa aming barangay. Nung panahon po ng pandemya ay masasabi kong ako po yung tanungan ng aking nasasakupan. Tanungan na kung hanggang kailan po mawawala ang COVID-19. Kailan po masisilayan ang bukas
na punong-puno ng pag-asa. Di rin po natin alam kung saan ang direksyon ng bawat isa. Alam niyo po, nung panahon po ng COVID-19, marami po akong mga kaibigan at nasasakupan na dinadala po sa quarantine facilities. Meron po akong family friend na segundo na lamang po, wala na. Nilihim po nila ng 3 araw na sila po ay positibo sa COVID-19. Nag-iiyakan na po kami noon na baka pagdirihan po sila, na baka kutsain po sila. Ngunit hindi po ako nagdalawang isip. Sabi ko sa kanila, lakasan nyo ang loob nyo. Kung kinakailangan malaman ng buong kapitbahay na kayo ay positibo, ipapaalam natin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Segundo na lamang po, wala na po yung kaibigan ko. Pero sa awa po ng Diyos, ngayon po ay isa po siya sa aking kinatawan sa barangayan. Tanging pintuan lamang at rosaryo ang aking sandata sa mga oras na iyon. At syempre po, bibilisan ko na po. Ito po ang masasabi ko na pwede po palang pagsabayin ang lingkod bayan at paglilingkod sa Diyos. Normal po sa pamumuhay natin ay may kaakibat na hamon bilang isang publiko serbisyo at masasabi ko po, ito ay isang biyaya galing sa Señor Jesus Nazareno. Marami man akong narinig na hindi maganda, ngunit lahat po yun, kinalimutan ko po. Lagi po nating tatandaan na ang buhay natin ay di natin alam kung hanggang saan, kailan po tayo sa mundong ibabaw. Piliin natin palagi ang maging mabuti sa kapwa at kahit anong sabihin sa'yo, piliin mong maging kalmado at Diyos mismo ang gagawa ng milagro sa buhay mo. Lagi po nating tatandaan na kahit anong pagsubok, manatiling nakasandal sa kapangyarihan ng Poong Jesus Nazareno. Dahil hindi natin alam kung hanggang saan ang simula at katapusan na magaganap sa buhay natin. Maraming salamat po. Magsilod po ang lahat. Magsilod po tayo. O Jesus na banal, ang iyong ika-anim na salitang binanggit nang ikaw ay nakapako sa krus ay naganap na. Ang iyong misyon ay tunay na natapos na, O Panginoon. Nagapi mo ang kasalanan na igawad mo sa amin ang kapatawaran ng iyong Ama. Ang iyong misyon ay natapos na, ngunit ang sa amin ay nagpapatuloy pa. Sapagkat ang kahalagahan ng iyong pagsasakripisyo ay hindi pa nagbubunga sa amin. Tulungan mong huwag mawalan ng kabuluhan ang iyong kamatayan, sapagkat iyon ang nagdala sa amin ng kaligtasan. Pagkalooban mo kami ng lakas upang isabuhay ang aming paniniwala at bigyan mo kami ng nararapat na biyaya upang patuloy kaming umasa sa iyo. Ipagkaloob mo na ang iyong handog na kaligtasan ay siyang mag-akay sa amin sa buhay na walang hanggan upang balang araw kami rin ay makapagwika na ganap na. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagsugo sa kanyang iisang anak upang dalhan tayo ng kanyang walang katapusang pagmamahal at kapatawaran. Dinggin at ipagkaloob mo, Panginoon, ang aming panalangin. Upang ang lahat ng hindi nakakakilala kay Kristo, ang iyong anak at hindi pa nakakarinig ng kanyang pangangaral ay makabanaag ng liwanag at sumampalataya sa kanya. Dinggin at ipagkaloob mo, Panginoon, ang aming panalangin. Upang pagsikapan naming maging mabuti ang aming buhay, hanggang sa huling sandali ng naaayon sa iyong kalooban. Dinggin at ipagkaloob mo, Panginoon, ang aming panalangin. O Diyos na Ama, mapunyaging winika ng iyong anak na ganap na. Idinadalangin namin sa iyong ipagkaloob mo ang aming mga panalangin at tulutan mong tularan namin ang iyong anak upang masunod ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa Diyos Ama, mapapanata ang aking kaluluwa sa kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, ikaw ang aking kaligtasan na sa'yo aking kalwalhatian. Ikaw namang aking inaasahan, ang aking buok at tanggunan. Sa Diyos lamang mapapanalig ang aking kaluluwa sa kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang magtatanghaling tapat na hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim sa buong lupain, nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, inihahabilin ko sa mga kamay mo ang aking kaluluwa." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gising pa po ba kayo? Huli na. Huling wika na ni Jesus. Talo na. Patay na eh. Ano pa pag-uusapan natin? Wakas na ang lahat. Hinabili na niya ang kanyang kaluluwa o ang kanyang espiritu sa Diyos. Kaya ang isip ng mga Pariseo, ang isip ng mga eskriba, ang isip ng mga taong galit kay Jesus, panalo kami. Talo siya sapagkat napasa kamay namin ang kapangyarihan upang siya'y pigilin at wasakin. Pero mga kapatid, talaga nga bang natalo si Jesus?
Talaga nga bang nagati siya ng mga Pariseo at mga kumakalaban sa kanya? Hindi, sapagkat mga kapatid, ang kanyang huling wika ay paghahabilin sa mas mabuting kamay at ang kanyang kamatayan ay hindi pinlano ni numang tao, bagkus ang kanyang kamatayan ay nakapasok sa plano ng Diyos Ama, sapagkat simula't simula pa lamang ang plano'y ipapako siya sa krus, sapagkat iaalay niya ang kanyang buhay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Ang kanyang paghahabilin, mga kapatid, ay hindi kaduwagan. Ang kanyang paghahabilin ay pagtitiwala sa Panginoong may kapal. Kaya mga kapatid, tignan natin ang tatlong punto ng mabuting balitang ito na ating napakinggan at sa huling wika ng ating Panginoong Jesucristo. Una, Ama, sa mga kamay mo, inihahabilin ko ang aking espiritu. Tumatawag si Jesus sa Ama sapagkat ang kanyang pagtawag ay pagpapakita na ang Ama at siya ay iisa. At yan, mga kapatid, ang pinakita ni Jesus nung siya'y nagtuturo sa mga sinagoga, nung nagpapagaling ng mga may sakit, nung nagbibigay ng pag-asa sa mga dukha at mga aba. Ang pagpapakita na ang Diyos ay buhay na buhay sa kanya. Pangalawang, mga kapatid, ang pinapakita ni Jesus sa kanyang huling wika ay pagtitiwala. Ang kanyang tagubilin ay ito, ang kanyang pagbibigay ng kanyang espiritu sa kamay ng Diyos. Tapos na ang pagiging tao ni Jesus. Wakas na, sapagkat siya'y mamamatay na. Pero mga kapatid, tayo po sa pang-araw-araw nating buhay, tulad ni Jesus, kanino mo ipagkakatiwala ang iyong espiritu? Sa demonyo? Sa kapangyarihan? Sa kayamanan ng mundo? O sa Diyos na pinagmumulan ng kabutihang totoo? Ganyan po, mga kapatid, ang pinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, mga kapatid, ang pangatlong punto ay pagsuko. Sinuko ni Jesus ang lahat. Ang kanyang pagsuko ay hindi pagiging duwag. Ang kanyang pagsuko ay hindi pag-atras dahil siya'y talo na. Dahil siya'y wala na kapangyarihan. Ang kanyang pagsuko, mga kapatid, ay panalangin. Hindi alam ng mga tao na si Jesus ay nagdadasal sa kanyang huling hininga. Into your hands, Lord, I commend my spirit. Sa mga seminaristang naririto, sa mga kasama ko pong pari na naririto, hindi ba parte ito ng ating responsory, ng ating night prayer? At gabi-gabi, ito rin ay dinadasal ng bawat isang Hudyo bago matapos ang araw. Into your hands, Lord, I commend my spirit. Ang panalangin ni Jesus sa nanalalapit na kamatayan ay isang pagsuko, kamatayan para tayo'y mabuhay, pagtulong para tayo'y maintay niya sa kaligtasan. Alam niyo po, mga kapatid, ang ginawa niyang pagsuko na ito ay nagbigay ng tulay sa atin para maabot natin ang Diyos sa totoo. Ang pagsukong ito ng kanyang kaluluwa sa kanyang kamatayan ay naghatid sa atin sa tunay na kaligtasan. Kasi mga kapatid, sa wakas sa bahagi ng ating pagnilay, si Jesus nakamit niya ang kamatayan. At sa kamatayang ito, mga kapatid, hindi natatapos ang lahat. Lagi nating tatandaan, ang kamatayan natin bilang tao ay isang napakahabang pagtulog. At iniintay natin na tayo gisingin ng Panginoon sa muling pagkabuhay ng mga namatay. Mga kapatid, hindi po natatapos sa pagsuko ni Jesus sa kamatayan. At hindi po natatapos ang lahat sa Biyernes Santo.
Ang Biyernes Santo'y nagbibigay ng ningning sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit ito sinabi ni Jesus, Ama, sa mga kamay mo, inihahabilin ko ang aking espiritu. Ihabilin natin sa Diyos ang lahat, ang ating mga alalahanin, ang ating mga suliranin, ang ating mga dalahin, ang ating mga iniisip, lahat ito, kayang-kaya ni Jesus, kayang-kaya ng Diyos, basta't ito'y ihabilin mo sa Kanya. Siya po ang tumawag sa atin. Siya po ang dahilan kung bakit tayo umiiral sa daigdig na ito. At kung Siya ang bahala, hindi Niya tayo pahabayaan. Amen. Pasensya na po kasi halos lumabas na po yung puso ko sa sobrang kaba. Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Magandang hapon po. Ako po ay si Adrian Meneses mula sa lungsod ng Valenzuela at ikatlong henerasyong deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno sa aming pamilya. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayong hapon ay ang aking conversion story at kung paano ko po ipinagtago bilin ng buhay ko kay Kristo. Ako po ay pangalawa sa tatlong magkakapatid. Ang mga magulang ko po ay mga lingkod simbahan. Si Papa, bago po siya pumanaw, ay dating choir member sa Shrine of Our Lady of Grace sa Caloocan. At gitarista at adorador naman sa aming parokya sa Valenzuela, ang Parish of the Risen Lord. Si Mama naman po ay former member ng Apostolado ng Panalangin at siya po ang nagpakilala sa akin ng debosyon sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Pinalaki po akong bahay, school, simbahan lang. Kaya alam kong inaasahan talaga sa akin na maging tulad nila akong may magandang imahe. Pero kabaliktaran po ang nangyari sa akin. Sa umpisa, masasabi ko pong okay naman ako. Masipag mag-aral, masunurin, madasalin, masayahin at mamasboy. Hanggang sa nakatapos ako ng high school, ito po ang pagkatao ko. Pero nagbago po ang lahat na mag-college na ako. Nursing po ang kinuha ko, pero hindi po ako nakatapos. Natuto po akong maglukos sa pag-aaral. Uminom, magyosi, makipagbarkada. Wala po talagang pupuntahan ang buhay ko noon at ang mga tao sa buhay ko ay parang jeep lang na dumadaan ng mabilis. Natuto po ako maglaro sa past relationships ko. Nagkaroon ako ng dalawang girlfriends. Isa noong high school na parang subok lang at isa noong college na sinaktan ko lang. Nagkaroon din ako ng same-sex relationships, 6 boyfriends, at 3 po sa kanila ay may nangyari sa amin. Masaya po ako nung una sa patapong buhay ko, pero hindi nagtagal, nakiisip akong maglaro ng mas maruming bagay na hanggang sa ngayon ay pinagsisisihan ko. Bata pa lang ako ay interesado na ako sa bagay na ito, pero college days na nang pasukin ko ito. Pinasok ko po ang madilim na mundo ng witchcraft at naging devil worshipper po ako. Opo, tama ang narinig ninyo. Tinalikuran ko po ang Diyos at ang demonyo ang sinamba ko. Wala pong nakakaalam sa pamilya ko sa ginawa kong ito. Natatandaan ko pa sa isang building po malapit dito sa simbahan. Nang gyapo ako bumibili ng mga gamit sa ritual ko. Pero ang pinakamasaklap po ay ito, na ang ginagamit ko po sa ritual sa na symbol ng pagtalikod ko sa Diyos at pagsamba kay Satanas ay ang krus ng imahen
namin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ilihim ko po itong kinukuha at ibinabaliktad sa tuwing ginagawa ko ang mga ritual ko. Naging matagumpay po sa una ang ginawa ko. Ramdam ko ang lakas at kapangyarihan. Nakagagawa po ako ng mga bagay na di nagagawa ng mga ordinaryong tao. At napapasunod ko ang mga tao sa paligid ko. Pero sa huli, may emptiness po sa puso ko na hindi mapunan-punan. Sabi nga sa awit ng mahal na pong Jesus Nazareno, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aking kaligtasan. Iniligtas ako ng krus ni Kristo. Hindi po hinayaan ng Panginoon na tuluyan akong malugmok sa napakalaking kasalanan ito. Bagkos, binawi po niya ako. Matagal po akong di nagsimba, pero may isang pagkakataong pinilit po ako ni Mama na magsimba tulad ng dati. At hindi ko po siya matanggihan. Uneasy po at ang init sa pakiramdam nang pumasok akong muli sa simbahan at dumalo ng banal na misa, pero natapos ko po ito. Unti-unti, bumalik po ako sa pagdarasal at pagsisimba at tinalikuran ko po ang pagsamba kay Satanas. Kasunod po nito ay ang pagtalikod ko sa mga bisyo ko at higit sa lahat sa same-sex relationships. 11 years na po akong namumuhay bilang single blessedness. Naglilingkod din po ako sa iba't ibang pamamaraan sa simbahan. Sa totoo lang po, hindi kailanman sumagi sa isip ko na tatayo po ako dito sa dambanang ito ng mahal na pong Jesus Nazareno para ibahagi sa inyong lahat ang pagliligtas na ginawa sa akin ng Panginoon. Ganoon pa man, marumi pa rin po ako makasalanan. May mga panahon pong natutukso pa rin akong balikan ang mga kasalanang ito. Pero sa tulong ng Panginoon at ng mahal ng ina at ni Saint Philomena, napagtatagumpayan ko po lahat ng iyon. Ang demonyo umaaligat pa rin po sa akin at pilit po akong kinukuhang pabalik sa kanya. At halos taon-taon po akong nakararanas ng demonic attacks. Pero ang krus ni Kristo na dating tinalikuran ko ang naging sandata ko ngayon laban sa demonyo. Sabi nga po sa exorcism prayer ni Saint Anthony of Padua, "Behold, the cross of the Lord, begun all evil powers." Mahaba pa po ang proseso para makamit ko ang total conversion na nais ng Diyos para sa akin. At sa totoo lang, natatakot po ako para sa kaluluwa ko. Saan kaya ako mapupunta kapag ako'y namatay na? Pero ang journey kong ito, ang buo kong pagkatao, isip, puso at kaluluwa, lahat po ng ito ay ipinagkakatiwala at ipinagtatagubilin ko sa mahal na puso ni Jesus. Siya ang aking tagpagligtas at sa kanya ako maglilingkod habang buhay. Laudetur Jesus Christus. Amen. Magsinuhod po ang lahat. Panginoon naming tagapagligtas, kami ay iyong mga tagapaglingkod at alagad na sumusunod at nakikibahagi sa iyong paghihirap at kamatayan sa krus, ay nagpapakababa sa iyong harapan at nagsusumamo sa iyong iukit sa aming mga puso ang banal na kasaysayan sa Kalbaryo. Nagpapasalamat kami sa mga pagniilay na aming naisagawa sa iyong paghihirap sa Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa mga ipinangaral mo sa amin sa paanan ng krus. Ang katotohanan nawang ipagkakaloob mo sa amin ay maging patnubay namin patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Panginoon naming tagapagligtas, kami ay iyong mga tagapaglingkod at alagad
na sumusunod at nakikibahagi sa iyong paghihirap at kamatayan sa krus, ay nagpapakababa sa iyong harapan at nagsusumamo sa iyong iukit sa aming mga puso ang banal na kasaysayan sa Kalbaryo. Nagpapasalamat kami sa mga pagninilay ng aming naisagawa sa iyong paghihirap sa Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa mga ipinangaral mo sa amin sa paanan ng krus, ang katotohanan nawang pinagkaloob mo sa amin ay maging patnubay namin patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, manalangin tayo. Manalangin tayo ng may pananampalataya at pag-asa kay Jesus, ang anak ng Diyos at ating Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, ipagkaloob mo ng aming binhing tinanggap sa pamamagitan ng iyong pitong huling wika ay magugat sa aming mga puso. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Jesus, ang mga bunga nawa ng aming mga pagsasakripisyo ngayong mahal na araw ay magbigay sa amin ng lakas upang maging tapat na tagasunod mo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga kahulugan ng pitong huling wika na aming pinagnilayan upang magbigay ng liwanag sa aming mga puso ay huwag sana maglaho upang hindi mawalan ng katuturan sa amin ang kamatayan mo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ipagkaloob mo na maipadama namin ang aming pagkalinga sa iba sa pamamagitan ng aming pakikibahagi at pakikisa sa kamatayan mo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ipagkaloob mo na matapos naming magnilay sa iyong huling pangaral sa krus, ay maging handa kami upang purihin ka sa pamamagitan ng aming pagdiriwang ng iyong muling pagkabuhay. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Makapangyarihang Diyos at mapagmahal na Ama, ipinagkaloob mo sa amin ang iyong iisang anak upang maghirap at mamatay sa krus para sa amin. At sa pamamagitan ng kanyang sukdulang pagpapakasakit, kami ay naligtas sa kapangyarihan ng kasalanan. Ipagkaloob mo na kaming iyong mga anak ay magkamit ng biyaya ng kanyang muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiyo po ang lahat. Siyang bumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong mahal at pag-asa. Pag-ibig ang siyang mapapahin kailan pa man sa puso't lima tayo'y salamat kahit na tayo'y magkawalay pagkat ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig magmahalan tayo't magtulungan at kung tayo'y bigo ay huwag imunin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Maraming salamat po sa lahat ng nakiisa sa seremonya ng pitong huling wika. Ihanda po natin ang ating sarili para sa pagdiriwang ng pagpapakasakit ng Panginoon.